mag-i-speak po sa atin ngayon na magtuturo sa atin for tonight ng ating mana skills training ay grabe. Napakadami niya na po experiences. Certified company speaker po and team leader. Isa na lang po siyang barangay stockist and 8 years experience, wow, in network marketing. Imagine niyo po yun, 8-year experience niya sa network marketing. Walang anomalya, walang kaabog-abog na isishare niya po sa atin every time ang kanyang learnings, ang kanyang mga experience. Kaya sobrang blessed po tayo. At yan, sa offline and online network marketing, marami po siya at network builder po talaga siya. Load Mana, official speaker po siya and mentor. So let's go! Huwag na po natin patagalin. Siya na rin po ang mag-introduce ng iba po niyang background para po mas maganda. Isa po sa pinakabagong speaker ng ating company at napakagwapo din po nito. Kaya sobrang saya sa Load Mana, no? Sino may inspire dito? Let's go! Welcome natin, Coach Joven Alerta! Ay, grabe. Ay, grabe. Parang ako yung nahiya mag... Hi, Coach. Ayan, grabe. Hello. Ako yung nahiya sa introduction. Thank you, Coach Richard, sa pag-set ng link and Coach Rowy sa pag-host for tonight. And thank you po sa lahat ng umaten. Good morning din po, Sir Darius. And sa lahat po ng FB Live, welcome po kayo sa training na. By the way, hindi naman po to training na to is bago. There's no such thing as original. Meron lang talagang kinokopya tapos ini-improve na lang natin. So, sa mga bago, very helpful to. Kahit din sa mga datihan na. Kasi yung iba na nakakalimutan mag-refresh. Sa learning po kasi may tinatawag tayong unlearn before you learn. And may tinatawag tayong learn. Pero meron po tayong nakakalimutan, yung relearn. Kahit alam mo na yan, ulitin mo pa rin kasi may matututunan at matututunan ka. Even ako rin po, kahit ako po yung nagtitrain ngayon or magdi-discuss nitong training, I know for sure may matututunan din po ako. Kaya maganda din po yung umaatin ng mga ganito, at least nahahasa ulit yung mind natin. So, thank you sa pagpunta. So, ito, mag-share screen po ako ng PowerPoint ko para makita nyo yung i-share ko. Okay. Pasabi po kung medyo mahina yung boses ko, no? Kasi yung boses ko ngayon cute eh. Ayoko naman magsabi yung pangit, cute na lang. Para di naman nakaka-offend. Okay naman po. Okay naman. Ah, sige. Guwapo pa rin. Thank you, Coach. Kahit hindi ito to, Coach, papaniwalaan ko. Okay naman po, Coach. Clear naman po. And sige. Okay, thank you. So, welcome to Mana Skills Training, yung MST po natin. Diba sinasabi, pag alam mo yung why mo, ang sunod niya yung how. Hindi pwedeng alam mo lang yung why, tapos wala ka ng idea pagdating sa why, sa how. So, ito pong how na to, importante din po to. Kung gaano ka-importante yung why, kung bakit mo ginagawa si Load Mana, ito naman yung parang action plan mo kung bakit mo gagawin si Load Mana. Or paano mo gagawin, I mean. So, our new Load Mana partners, ipakilala ko po muna, no? Unang-una dyan yung Dito. So, malaki pong advantage na tie-up natin si Dito. Kasi siya lang naman yung isa ngayon sa pinakasikat ngayon na telco. At sa ngayon talaga, halos naglilipatan na. Hindi po naglilipatan ng kumpanya, naglilipatan po ng network. Pero yung iba naman, bumibili na lang din ng Dito SIM. And yung Consulta MD po natin, para sa may mga health issue or may gusto kayong malaman, pwede po kayong mag-load niyan or i-download niyo lang po yung application nila. And ito, VivaMax. Napaka-ano nitong VivaMax na ito. Saan kayo nakakita na kumpanya, artista mismo yung nag-advertise? Kumbaga, merong greetings na ginawa yung VivaMax. And special mention po tayo dun sa mga sikat na artista. So, Dito, kung pangarap mo maging artista, matutupad. Ito po, 5 fundamental skills in network marketing if you want to succeed. Hindi po ito bago. Ang tawag po nila dito, yung iba is 5 fingers. Pinalitan ko lang ng term kasi wala lang. Gusto ko lang palitan para magmukha namang iba. Pero ito din po yon. So, very basic po ito. Hindi po talaga lahat alam yung ganito, lalo na yung bago. Pero may proseso po talaga. Hindi pwedeng hindi ka dadaan sa proseso.
mahirap kasi na biglang dumami yung network mo, tapos hindi ka pa ready, mawawala din po yun. Normal po sa networking attrition yung nawawala. Una, ang dami mong nakukuha, tapos biglang nauubo, hahanap ka na naman. So ito po makakatulong po to sa inyo para ito din yung ituturo nyo sa mga bago nyo. Para kahit wala kayo, kaya nilang kumuha din ng mga magiging business partner. Okay. 5 skills you need to learn. Unang-una, prospecting. Hindi naman lahat talaga yung kakilala mo. Hindi lang yung prospect mo. Mas maraming hindi kakilala. So, paano yun? Inviting, presenting, closing, and follow-up. Pag ito po hindi mo po alam, halimbawa prospecting, hindi ka marunong mag-prospecting, mahirap na mag-invite kasi wala kang may invite kung wala ka naman prospect. And mahirap naman mag-present nang wala kang in-invite. At wala ka naman i-closing kung wala ka naman na presentan. At wala ka namang i-follow up kung wala kang close deal. So ito po yung tamang proseso ng networking. Hindi po siya talaga bara-bara kung yung ibang mga profession, nag-aaral sila ng 5 years or more than to 10 years para masterin yung skills nila. Ganun din po dito. Minamaster din po dapat yung skills. Unang-una, yung prospecting. Yung iba po dito, hindi na sila gumagawa ng prospect list. Kahit ako po ngayon, kahit meron ako ngayon mga bagong, ano, may mga bagong inquiry, sinusulat ko po siya sa notebook ko. Meron po ako notebook na kategory lang siya for prospect list. Bakit? Parang ganito po yan. Pupunta ka sa grocery, tapos wala kang listahan. Pupusta po ako sa inyo, uubusin nyo lang yung oras nyo. Pagkapasok nyo sa grocery, wala kayong nabili na kahit ano. Ganon din dito, uubusin mo lang yung araw mo, pero wala ka na prospect ni kahit isa. So, ilan ba dapat? Minimum 100 names. Tanong, kailangan ba ito lahat mag-join? Hindi po. Prospect mo pa lang to. Okay? Excuse me. Yung unang-una, yung may tatawag tayong man, may money, may authority, may needs. Mahirap po mag-convince pag walang pera. Kahit open-minded po yan, tapos wala naman pera, ang hirap. Pero bakit kailangan natin invite? Hindi mo alam, baka pwede niyang gawa ng paraan. Tama? Hindi naman sa porket wala siyang pera dati ng presentan mo, iwala siyang pera. Minsan, kailangan lang niya lang makakita ng opportunity para gawa niya ng paraan. Authority, ito naman yung may mga katungkulan. Government employee, teacher, police, doctor, yan, may mga authority. And yung needs, ito naman po yung mga tao talaga naghahanap ng opportunity. Hindi ba kayo nagpapasalamat? Yung iba ngayon, hanap pa rin ng hanap ng opportunity. Tayo nandito na. Yung iba naman, naghahanap pa lang ng pang-join, tayo nandito na. Kaya nga ang swerte nyo po eh, meron ang swerte pala natin sa panahon ngayon. Kasi may mga ganito ng training. Nung nagsisimula po ako, wala pong ganitong pinoprovide yung company namin. Ang ginagawa kong strategy, ito atin-atin na lang ha, huwag nyong gagawin yung papasok kayo dahil sa ibang company dahil nagandahan kayo sa training. Umaattend po ako sa presentation ng ibang company para matutunan paano sila mag-present. Ang ginagawa ko, pag nagme-mention sila ng pangalan ng company nila, pinapalitan ko lang ng company nila ng kasali ako, let's say ngayon, load mana. So, ganun po yung strategy na ginagawa ko. Nakikinig din po ako sa ibang networking networker ng ibang company. Bakit? Kinukuha ko din yung idea nila. Yan. Use case method. Sa hindi pa po nakakaalam, ang ibig sabihin po yan, pag mag-prospect ka pa lang, keep it short, simple. Minsan po kasi nangyayari ganito. Prospect mo pa lang, pinipresentan mo na ginawa ko po ito nung nagsisimula pa lang ako sa networking. Kasi pag nakita kong parang interesado, raratratin ko na ng presentation. Ending, hindi pang ako nakakapag-build ng rapport, so hindi pumapasok yung tao. Kasi lumalabas, kaya ko lang siya kinukonvince para pumasok. Tandaan nyo, pag nakita ng prospect niyo na kinukonvince niya siya para mag-join, para kumita tayo, lumalabas lang, desperado-desperada tayo. Matalino na po ang prospect ngayon, hindi na po sila namomotivate ng million-million na kita mo. Bakit? Nagre-research na po sila. Ganun na po katalino yung mga prospect ngayon. Dati, nung nag-start pa lang networking, gumagana pa po yung hyping. Number one po sa totoo lang, honest confession, ginagawa ko dati yung hyping. Pero natutunan ko mali pala yun, yung hinype mo lang siya para sumali, in, tapos later on, hindi naman nangyari sa kanya, sisisihin ka po noon. Sasabihin, hindi naman totoo yung sinasabi mo. May tatlong klase ng prospect. Yung hot, 99%, ito po yung may mga
may pera na, may authority, business-minded, kumbaga open-minded. Excuse me. So, ang nangyayari, itong hat, most 99% papasok na to. Yung worm naman, ito yung kakilala ka. Kakilala ka na tawag dito, makaring kakilala ka, 50% lang yung possible na mag-join siya. And yung cold naman, literally 1%. Ito yung mga talagang hindi mo kakilala. Na later on, na as in hindi ano, tawag dito, stranger. Ngayon, or minsan kaibigan mo to, too much familiarity na sa'yo. Good evening po, ma'am. Too much familiarity na sa'yo, tapos hindi naman, ano, hindi naman, alam mong hindi papasok. Di ba may mga kakilala kayo na, dalawa lang kasi yung reason kung ba't papasok yung tao. Either kakilala ka nila or kilala ka na nila. Ngayon, ganito, tip ko lang po, no. Diyan sa hot, warm, and cold, saan ka dapat magpe-present kung nagsisimula ka pa lang? Sa tingin nyo, saan? Kakapasok mo pa lang pilot nga na. Saan po? Sa hot, sa warm, sa cold? Sa hot. Sa hot. Cold. May sumagot ng cold. Okay, hati po yung sagot natin. Yung iba, sa warm. Okay. Diba nagkalituhan na? Okay po. Bibigyan ko po kayo ng clarity. Isa po ito sa i-assure ko kasi ito pong tinuturo namin sa inyo based on experience na rin. So ang maganda lang dito sa mga training na ganito, yung rocky road na pinagdaanan namin, nakakarpet na. So ibig sabihin, mabilis niya, maano niyo na lang dadaanan, hindi na kayo masyadong mahihirapan. Ito po tip ko sa inyo, sarili sa nagsisimula sa bago. Since hindi niyo pa kayang humandil ng rejection ng sobrang dami, ang presentan niyo muna yung cold. Bakit? Alam niyo hindi ito sasali. So meaning to say, hindi kayo mag-expect na papasok. Tama? So ganito lang approach, friend. Alam ko hindi ka naman sasali. Pero pakinggan mo lang ako kasi gusto kasi itong negosyo na to. Tapos hingi lang ako sa inyo ng feedback after. So napaka-honest na confession. Pero ito yung nangyayari minsan. Minsan pumapasok. Pero since 1% lang siya called, kakilala ka niya or stranger, as in, ang gawin mo, presentan mo lang. Ngayon, alam mo na from the start na ano ka, na mare-reject ka. Tama? So, pag na-reject yes, ka, masakit, hindi. Masakit. Alam mo nang mare-reject ka from the start, masakit, hindi? Hindi. Hindi masakit. Hindi na. Alam mo yun. Okay. Kasi bakit? Kung ikaw nagsisimula, una mong prenesentan yung hat. Tapos, expected mong papasok. Tinanong ka ng isang tanong lang, hindi mo nasagot, hindi na yun papasok. Mas masakit yun, tama? So, anong gagawin mo sa warm? Ito naman sa warm, huwag mo itong kakausapin ng ikaw lang. Dapat may kasama ka. Kikilala ka nito eh. And, pag gumagaling ka na mag-present, natatry mo na sa warm, pumapasok. Kasi 50% malakas pa rin na chance yan. Pag magaling ka na mag-present, doon ka naman magpe-present sa mga hot market mo. Bakit? Possible, mas malaki na yung chance na papasok sila. Kasi bakit? Napag-aralan mo na yung business. Tandaan nyo yung upline, bonus na lang yan. Pag nag-start ka ng ganitong business, ang tawag sa atin, hindi dealer lang, independent distributor. Ibig sabihin, negosyo mo to. Ako po nung nagsimula ako dito sa load mana, yung upline ko po wala. So alam nyo ng struggle ng walang upline, tama? Pero hindi ko pwedeng i-ask sa upline. Bakit? Habang nandiyan yung apply nyo, i-maximize nyo. Hindi ko sinasabing abusuhin nyo. I-maximize. Pag sinabing i-maximize, lahat ng alam niya, dikitan mo na para matutunan mo. Tama? Kaya yung may mga upline, ano po dyan, may nanakit sa upline, tanggalin nyo yun. Bakit? Hindi po responsibility ng upline na payamanin tayo. Ang responsibility lang ng upline, i-guide tayo. Sa mga upline na may nag-guide, ay sa mga member na may nag-guide, congrats po. Sa mga wala, andito naman po kami yung mga coaches para i-guide kayo kahit wala na yung upline nyo, lumipat na ng ibang company, or hindi na nag-work out, di ba? So, wag po kayo mawala ng pag-asa. Available naman po itong mga training natin, Facebook and YouTube. And kailangan nyo po ng prospect list. Ito po yung una kong ininbesan, hindi kung ano-ano. Excuse me, dito ko sinusulat yung prospect ko.
may mga prospect po ako, maniwala po kayo sa hindi, yung nagsabi ng December, nakasulat po yung sa notebook ko. Bakit? Kung hindi yung nakasulat, possible pag December, wala kang ipa-follow up. So since may prospect ka, meron kang pe-presenta, may ipa-follow up ka. Actually, na-presentan ko na yun eh. Ano na lang yun, closing na lang. Excuse me. Number one na kailangan, alamin mo yung market. Sino bang market natin? Ganito yung iba. Kung sino-sino na lang yung minamarket. Tandaan nyo po, itong time na to. If you market to everyone, you marketing to no one. And if you try to market to everyone, you market no one. Anong ibig sabihin? Pag namrospe ka kung sino-sino na lang, hindi ka po, hindi mo makukuha yung tamang prospect. Dapat kilala mo yung prospect mo. Anong ibig kong sabihin? Alam mo kung ano siya, anong klaseng pagkatao niya, estudyante ba siya, saan siya pumupunta. Pero bottom line, ito po yung denomination. Bukod sa my cellphone, ito po yung sunod. Kailangan user siya ng load. Maraming nare-reject sa atin kasi akala natin market. Anong sinasagot sila atin? Ay, hindi ako naglo-load. Kasi may messenger naman, may wifi sa bahay. Tanong, market ba natin sila? Hindi. Tingin nyo. Yes, sumagot. Ginugulo ko lang yung isip nyo, market natin sila, pero depende sa approach, different folks, different approach. Ibig sabihin, yung pang-marketing mo sa estudyante, hindi mo pwedeng gamitin sa professional. Yung pang-marketing, pang-prospecting mo sa professional, hindi mo pwedeng gamitin sa politician. Tama? So kung estudyante ang market mo, let's say ang kausap yes, mo, po. Ano dapat ang binibitawan mong... Tingin nyo. Pag ang market mo, estudyante, huwag kang magbibitaw ng mga word ng mga pang-professional. Yung kaya lang nilang maintindihan. Pag estudyante, ganito lang ang approach ko. Binibigyan ko lang sila ng sample computation ng gastos nila, load expenses. Yung ibang estudyante na... Yep. Hello po. May na po ba? May na po, may na. Wait lang, natanggal yung ano, camera. Saglit lang ha. Sige lang, coach. Yan, wait lang natin ha. Good morning, Sir Etchin. Si Coach Kenjin, no? Grabe, oh. Bagong... Power. Pag ginugulo ko po yung utak niya, dapat... Naman, Coach Kenjin. Okay lang yung audio. Good morning, mga guys. Ayan na si Coach Joven. Okay na ba yung... Kahit wala na sigurong camera, basta yung audio okay naman. Okay ba yung audio ko? Yes po. Okay. Maganda, maganda po na kanina. Okay. Off ko na lang yung camera. Di, tama naman po, tama. Screen. Ayan po, okay na po. Okay. Pasensya na, pasensya na. Ayan po. Okay. Ayan. So, medyo naguluhan yung iba. So, ang point ko lang po, yung ginagamit mong script pang estudyante, hindi mo yung pwedeng gamitin sa professional. Pag professional naman ang prospect mo, ganito, wag na wag ka magsasabi ang negosyo mo loading. Mortal sin yan. Bakit? Pag sinabi mong loading, anong papasok sa kanila? Bariya. Bariya po. Hindi natin kayang baguhin agad ang utak ng tao na nakaprogram from bata pa siya hanggang lumaki. Ngayon sasabihin mo ganito, gusto mo pa ng side project, flexible time, pero itong business na to, business sabihin mo, tapatin mo na kung business yung inaalok mo, sabihin mo business. At least alam niya lang. Ngayon ganito, pa nagsabing ano ba yan, actually hindi ko pa ngayon may explain sa'yo kasi busy pa ako. Mag-set tayo ng appointment. I-explain ko sa'yo. Bibigyan kita ng time, pag-usapan natin. Tapos titingnan natin kung qualified ka dito. Anong pinapakita mo? Siya, ikaw yung magka-qualified sa kanya, hindi siya yung feeling niya na siya yung importante. So may mga strategy pa po ako na ginagawa kung bakit ko parang offline man or online,
pwede mo siyang i-apply. Kasi bakit? Kung anong ginagawa mo sa offline na script, ika-copy-paste mo lang yun sa online. Kaya nga ang dami kong ready to forward ng mga script. Tip ko lang po sa inyo, gamitin yung Google Keep. Lahat ng script na nakikita nyo, i-copy nyo. Ang script ko po, nasa 500 script, ready to forward. Yung script nyo ngayon, hindi ko alam kung ilan. Tama? So, ang dami naman nakita ng po yung iba, inaano ko na lang, ini-improve ko na lang. Make sure with excitement. Ang prospect po, minsan walang pakialam sa kitaan. Minsan, nadalang mo lang ng excitement, kaya pumasok. Minsan, nakapagpa-join kayo kasi ang dami nyo, nahawa lang talaga. Ganun talaga minsan sa business. Meron pa akong ano, meron pa ako isang business partner, shout out ko na lang din, si Coach G. Ah, grabe po yung excitement level niya. Halos talagang mararamdaman pati ng buto mo. So, ibig sabihin, pag nag-aalok ka ng business, bawal yung lamya-lamya. Hindi ka talaga paniniwalaan. Kaya minsan, kahit nagsisimula ka pa lang, bukod sa lakas ng loob, ang baon mo dito, samahan mo na rin ang excitement. Kasi nung nagsisimula ko dito, ang boses ko yes, monotone. Yes, happy, dapat. Pag sinabing monotone, happy dapat. Pag sinabing monotone, o nung boses ko na nag-start, ganun lang din kalakas yung boses ko hanggang nag-end. May isang tono lang ako. Ibig sabihin, yung level of frequency ng boses ko, ganun lang. So imagine niyo ganito yun, guys. Mga partner. Hello, ma'am. Kamusta po kayo? Gusto niyo po magnegosyo? Kahit excited yung script mo, pag yung boses mo ang hina, ako na magsasabi sa'yo, hindi yan pasok. Bakit? Minsan dun mo palang sila nadadala. Tingnan, coach. Make them curious. Ito yung problema ko dati. Pag tinanong, minsan pag sinabi ko ng load mana, dinidiscuss ko na lahat. Ako po yung strategy ko ganito. Ihahang ko siya. Bibitinin ko. Halimbawa, ito maganda to, may application. Pero hindi ko muna sa ituturo. Titingnan ko kung qualified ka dito. Titingnan ko muna kung pwede ka dito. Ito yung script ko. Pasensya na po kung medyo parang iba yung approach ko kasi ito dapat talaga yung dapat na ginagawa natin. Ito siya sabi ko, may application kami pero hindi ko muna sa ituturo kasi titingnan ko kung qualified ka dito. Kasi baka magsayang ka lang ng oras, magsayang lang din ako ng oras para sa importante oras natin, tama? So, titingnan ko kung qualify ka muna dito. So, ganun po ako mag-qualify ng prospect, hindi ko muna agad pinipresentan. Tandaan nyo, maraming tao. Papipiliin ko na lang kayo. Mag-i-spend kayo ng 60 minutes sa isang tao or mag-i-spend kayo sa isang oras may 60 minutes. Or mag-i-expend lang kayo ng 1 minute per tao na sa tingin nyo interesado. Sa loob ng isang oras, may nakausap ka na ng 60. Kaya yung sinasabi na magkakausap ka ng 10 sa isang araw, kunti lang yun eh. 10 minuto lang yun, kaya yun eh. Ang gagawin mo lang naman, ikikurious mo yung tao eh. Pag na-curious na yun, nakuha mo yung ano yan, interest. Tapos nakapag-build ka ng rapport, kaya mo nang ma-invite yan eh. Flexible schedule. Itong flexible schedule, ito yung madalas kong gamitin na term. Bakit? Lahat po yan busy. Pag sinagot kayo ng ganito, ay sorry, ano friend, busy ako. Ito na yung isasagot mo. Good news! Bakit? Flexible schedule to. Ibig sabihin, kung kailan mo lang na time gustong gawin, so dun pa lang may invite mo na yan. So maraming paraan mamrospect, sa totoo lang. Act like a busy person. Pag sabi mo ng ganito, ay, pasensya ka na, nagmamadali ako, pero pwede ko bang kunin yung number mo? Itawagan na lang kita pag may free time ako. Titignan nyo yung approach mo. Kung ganito yung approach mo, hindi ka nagmumukhang salesman. Meron kasi mga nagne-network, feeling nila, networker sila. Pero ang realidad, pushy salesman sila. Ibig sabihin, salesman lang talaga sila. Ang galing lang nila mag-convince, ang galing lang nila magpa-join. Hindi natin develop yung skills. Pwede ka kasi dito sa networking kumita talaga ng mabilis. Pero pag hindi mo na-develop yung skills, yung pera nawawala din yan. Pero kung develop mo yung skills mo, agalingin mo yung ano mo, yung skills mo, dun kahit ilang beses ka mag-back to zero, madadala mo siya eh. Hindi siya mawawala sa'yo.
Kaya pinaka-importante, kung hindi pa naman kayo kumikita sa brand ng laki, i-value niyo yung experience. Pati na rin yung experience ng iba para hindi yung napagdaanan yung pagdaanan nila. Ang point ko lang dito, huwag kayong magpapalata na anytime pwede kayong hilahin. Kasi bakit? Pag ganun ang nangyari, ikaw yung kukontrolin ng prospect mo. Magsaset niya ng time sa oras lang na convenient sa kanya. Pag yung prospect ko, let's say unang meeting pa lang namin, nagkaroon ng tawag dito, nagsabi na siya, pasensya na, busy na ako. Hindi na ako nag-a-accept ng oras, next na ako. Bakit? Uubusin ko lang oras ko sa kanya, di naman pala siya interesado. Tama? All of each part-time business, ito na. Bata, matanda, may ngipin or wala, prospect natin yan. Pero kagaya nga nung number one, know your market. Dapat alamin mo muna kung saan siyang kategory. Baka kasi ang kategory niya, student, tapos yung approach mo sa kanya pag negosyante, pupusta po ako, nga lang yan. May naatidan nga ako ng presentation, puro estudyante. Anong pakialam yung sakitaan? Ayan, gusto lang naman yan muna makapagtapos. No offense po, no, pero may mga estudyante naman na na-open mind na. Pero before mo sana ipakita yung kitaan, i-open mind mo muna siya kasi hindi sana yan tao sa negosyo. Pag estudyante kausap ko, hindi ko sa mind tinitira sa heart. So ibig sabihin, ganito, ayaw mo ba na, more on reverse psychology nga eh, ayaw mo ba na yung allowance mo, hindi mo nahihingiin sa parents mo, sarili mo na yung pinagkukunan mo. Pag namomotivate mo yan sa ganong paraan, gagalaw yan. Kaya niyan gumawa ng paraan, ang cellphone niyan, sobrang mahal pa sa investment natin. Magkano investment natin? 4,000. Actually, hindi nga yung investment tao ko dyan, enrollment fee. Pag sinabi mo kasi enrollment fee, alam niya na may pag-aaralan siya. And you need visual aids. Ito ang galing mo mag-market, galing mo ma-excitement ka, excited ka, nakikurious mo sila, nasasabi mo itong anim. Pag wala kang visual aids, mahirapan ka makapagpa-join. Bakit? Nung nag-start po ako dito, may flip chart po ako. Hindi po ako nag-start na may laptop agad. Buti nga yung iba ngayon, online na. Pwede mo na lang i-online. Pero sa mga wala pa pong pambili ng laptop, flip chart lang po ginagamit ko. Or clear book. Bakit? Hindi po yung nalulubat. Tsaka tumang turo-turo ka lang dun eh. Kailangan ang tao may nakikita. May mga tao, yung learning nila, auditorium, may yung pakikinig yung sa boses lang. May visual, may kinetic. Pero sa lahat po ng presentation, importante yung visual aids. Kaya napapansin nyo, yung mga ads, ang gaganda ng mga ads, di ba? May nakita ba kayong basurang ads? Hindi yung pinapansin. Excuse me. Same din dito sa business. Kaya dapat mag-invest ka kahit clear book lang. Yung PowerPoint ng apply nyo. Hindi din po ako nag-a-advise na kukunin mo yung PowerPoint ng iba. Bakit? Hindi mo alam paano inilalatag yan. Kahit example, ganito. Kahit bigyan ka ng blueprint ng bahay, pag hindi in-instruct sa'yo paano gagawin yan, hindi mo pa rin maayos yung bahay. So, ang pinaka-the best for me, is kunin mo yung kung anong ginagamit ng team nyo na presentation, tapos ipaturo, magpaturo ka kung paano pinipresent yun para hindi ka mangapa. Kasi kung kukunin mo yun sa presentation ng ibang team, ako na magsasabi sa'yo, pag hindi yan tinuro sa'yo kung paano pinipresent, mangangapa ka. So, okay lang, hindi naman kailangan sobrang ganda yung pagkatipan. Ang importante lang ay visual aid. Kasi ang importante pa rin ito, yung may naipakita ka habang nagsasalita ka. Okay na rin. Si Elme, tamit po. Morning. Pamit po, sir. Pamit. Okay, ito na. Invite na tayo. Habang nung one natin, ilang oras agad yung one? Ilang oras na? 35 minutes, yung number one pa lang. Gusto niyo pa ba bang ituloy ito? Yes, sir. Yes. Go ahead po. Go ahead. Very interesting subject po. Go ahead. Okay, pumakiusap lang po sana ako, no? Wala po muna sanang mag-unmute ng microphone. Mamaya po bibigyan ko po kayo ng time para sa mga question. Para tuloy-tuloy lang po tayo. Kailan po? Yes po. Proceed po tayo. Example to, you can use calling card.
invest ka dito, bakit may mga professional kang kausap? Kung ibibigay mo flyers, baka itapon niya lang yan. Lalo na kung negosyante, huwag ka mag-aabot ng flyers. Ang purpose ng calling card, hindi lang ibibigay mo. Ang purpose ng calling card, para makuha mo contact information nila. Maliwanag? Kasi yan, yung coach. Nagbibigay lang ng calling card, tapos nag-e-expect sila na kukontakin sila. Malabong mangyari yun. Para ka nagpasa ng resume, tapos nag-aantay ka ng tawag, malabo. Excuse me. Coach, medyo choppy po. Sorry. Kaya ka makikipagpalit ng calling card kasi nga, kailangan mong makuha yung contact information din nila. Pagkabot mo ng calling card, hingian mo din siya ng calling card. Kung hindi lang nabaha yung ano, yung calling card, may lalagyan ako ng mga calling card eh. Pwede ko sana mapakita sa inyo lahat ng prospect na negosyante, doon ko nilalagay. Pag inaabutan ko ng calling card, hinuhingian ko din sila ng calling card. Kasi lahat yan may calling card, either company nila or sarili nilang business. Flyers, minimum 100 pieces. Excuse me. Kaya po yung tinawag na flyers, kasi pag abot mo, lilipat talaga yan. Expect mo na yan. Pero ang maganda sa flyers, huwag ka manghina kasi ito din yung una kong naging start. Ang laki po ng flyers ko sa iba nagsabing walang budget. Nung nag-start po ako ng flyers, yung short band paper po, imagine niyo na lang, no? Napapa 16 pieces ko po yan. So imagine niyo kung gaano kaliit yung flyers ko. Kasi laki lang ng ano, kasi laki lang ng 10 piso, kasi yung 10 piso sa flyers. Imagine niyo ha, ganun kaliit yung flyers ko. Kung gusto niyo matest, o kayong long band, short band paper, i-fold niyo na mag-total ng 16. Ganun kaliit. So, hindi ko kinakaya bakit. Excited ako eh. Kaya ang bottom line naman dito, bukod sa lakas ng loob, dapat excited ka din eh, na ginagawa yung business. Poster using color paper. Ewan ko lang kung may nakagawa sa inyo. Pero kami po, ginagawa namin to. Kaya napapansin yung mga poster may kulay. Kung hindi blue-yellow, kasi bakit attractive po yun sa mata? Ito na yung dumidikit-dikit kami ng tao dito sa mga poste. Dapat eye level. Ang naturo lang kasing inviting sa ating word of mouth. Hindi ko po kayo masisisi kasi yun din na ituro lang din sa kanila. Itong poster, dikit ka. Magpaalam ka sa may-ari, ma'am. Pwede makidikit nito. Naghahanap lang po kami ng mga taong pwedeng makatulungan ng business namin. Ganun ang approach. Pag sinabi mong tulong, magpapayag yan. Huwag kayong pupusta ng gabi. Dapat umaga. Dapat makapagpaalam ka sa may-ari ng building. Okay? So may mga nakikita kayong poster. Effective pa rin yan. I-try nyo lahat ako magsasabi sa inyo. Walang effective yan hanggat hindi mo tinatry. Kaya dapat i-try mo lahat. Load books. Ito, trinay ko din to. Yung mga reloader station or sari-sari store, bumibila ako ng load books sa Smart. Although libre lang yun. Excuse me. Ang ginagawa ko ganito. Papalitan ko ma'am yung notebook nyo, yung wala nang masulatan. Papalitan ko ng bago. Papayag hindi. Diba, payag yan. Payag. Ngayon anong gagawin ko sa loadbook? Yung send, yung 10 na niloadan niya ngayong araw doon, iti-text ko yun ng text brigade. Diba, pwede naman yun, group text. Malala pa nga dati gamit ko kasi gamit ko dati lang, keypad eh. Kasi sabi ko, nung naglo-loading business ako, hindi po ito yung first company ko, no? May previous pa ako. Sabi ko, ba't ako bibili ng touchscreen eh? Kailangan ko lang naman to text and call. So, ginagawa ko, text brigade ako din sa sampo, send to many. May nagre-response po dyan. Doon ako nakakapag-invite. Ang script ko lang dyan, cellphone user ka ba? Gusto mo ba makatipid? Ganun laging script ko. Hindi muna ako nagsasabing kikita. Tipid lang. Kaya nga nagandaan ako sa ano eh, sa ano ng load man na parang tagline lang na ganito. Excuse me, helping people save money and earn money. Or helping family save money and earn money. Doon ka lang muna pumoko sa save. Wala naman yung pakala magkitakitaan. Mas maganda sila muna personal na makabenefits ng business na inaalok natin. Inom lang tubig. So, scripted format text with image. Mas maganda kung meron kang mga pang messenger, di ba nagtatanong how, paano maging dealer. Meron pa akong pinerword na noon dati, how to be a retailer, how to be a dealer. Actually, hindi naman siya bago, kaya pro lang siya galing. Kumbaga, tweak ko na lang para dagdag na lang ba?
para ma-insert yung contact number ko. Ngayon, anong purpose nun? Para hindi ka na mahirapan mag-explain. Excuse me, kahit sa pag-invite, meron po akong script niyan, yung sa pang-text brigade. Meron ako din na to reserve your seat, text your name, space, go, space, address, tapos isi-send sa cellphone number ko. Ang dami ko niyang yung iba, try lang nila, isang beses, dalawang beses, hindi po yung gagana ng ganun. Kailangan consistent. So, yun po yung mga script ko na na in-improve. Yan, ito yung pinakauso, inviting using case system. Hindi na po ako magtataka sa inyo, familiar na yung iba, para sa mga bago, kung ibig sabihin yan, kakilala, kaibigan, ka-chat, ka-textmate, ka-batch, lahat ng K, kainuman, ka-travel, basta lahat ng K. Pag sinabing K, kahit sa moment, kalaro mo, sa golf, or kapitbahay. Kapitbahay, yun. Thank you, ma'am. Kapitbahay, yan. Or kahit kabalang barangay, yan yun. Yan yung, yung sinasabing i-invite mo. Imagine niyo po, ang binigay ko na sa inyong way na pwede pa kayo mag-invite bukod sa case system is lima na agad bago yung case system. Ibig sabihin, may mga alam po ako na ginagawa na hindi nyo pa alam. So, itry nyo rin. Kasi before naman ito tinuro, trinay ko din muna ito personally. Sa poster nga lang medyo hindi kami nanat, gabi kami nagdikit. Nadikitan ko yung tata natin na lang, no? Nadikitan ko yung bagong pintura. So, galit na galit yung may-ari. Ba't ko na dinikitan? Kaya sabi nun, lesson learned yun sa akin, na umaga ako magdadikit ng poster. Hindi niyo pa ba alam, marunong ako magluto ng pandikit? O yung iba siguro sa inyo, nagwa-wonder paano magluto ng pandikit. O diba? But gaw-gaw lang yun, tapos mainit na tubig. Huwag po kayo mag-isip ng kung ano. Tapos papalamigin. Mainit na tubig, gaw-gaw, haluin mo lang hanggang sa lumapot. Kinabukasan, may instant pandikit ka na. O diba? Sabi ko sa inyo eh. It's your reputation. Yung iba dito, alam yung mahirap minsan mag-succeed dito sa ganitong business? No offense po to ha, yung mga professional. Bakit sila nahihirapan? Kasi meron silang fallback. Okay lang kahit hindi ako mag-succeed dito sa Loadmana, may trabaho naman ako eh. Tama? Yung iba, lawyer ako pagbebentahin mo ako ng load. Di ba may mga ganyan? Kaya kung ikaw professional, gusto mo maging successful dito, huwag mo na munang pairalin yung profession mo, ang pairalin mo, pagiging negosyante mo. Pag sinabing negosyante, willing kang humarap sa kahit anong klase ng tao. Kasi yung iba, di ba, mayroong mga tao, hindi ko naman sinasabi lahat. May mga tao na, pag mataas yung profession nila, pag maliliit yung ano sa kanila, hindi sila namamansin. Kung ganun ang attitude mo, paano ka makaka-invite? Pasensya na po, medyo prangka ako magsalita kasi ang dami ko ditong naging member ng mga professional, nagtataka sila ba't hindi sila nagsasaksi. Sabi ko, ni-invite mo ba kahit maliit, kahit hindi maliit na tao, pangit naman yung term. Yung mas mababa sa'yo, hindi. Kasi nahihiya daw sila, wala, tapos na pag ganun. Hindi na ako masyado nagkano, kasi kailangan mo talaga yung reputation mo. I'm not saying tatanggalin mo yung license mo para lang dito. Hindi, what I'm point is, dapat willing ka kasi yung tao na may invite mo, hindi mo din kilala yan after 1 year, 2 years. Kagaya ko, excuse me, kung yung upline ko, shoutout nga para sa upline ko, kaya it's American. Kung butang pangit isang kung meron kong pangalan dito. Ano po? Kung inano niya ako ha, kung tinawag minata or minaliit, kasi that time nung na-meet niya ako, nasa computer shop lang eh. Typical lang akong tambay, naka-short, naka-t-shirt, naka-chinelas. Yung sabihin na natin, parang pag tiningnan mo, walang pangarap sa buhay. Mga ganun ang itsura. Huwag kayo na mag-imagine. Huwag nyo na lang i-stock mo. Sige, pasyag. Stock nyo na lang yung profile ko, kung ano itsura ko nung pinakauna. So, ang point ko, kailangan. Kasi hindi lang, di ba? Kung ikaw nurse ngayon, pinakakitaan mo yan. And I'm really, tawag dito, salute sa ganyan. Di ba, kung meron ka ding alam na load man, edi plus pa yun. The more you tawag dito,
the size of your knowledge will determine the size of your income. Diba? Hindi ka ba napaproud? Yung iba nursing lang yung alam, ikaw nurse ka din pero nagluload mana ka. Hindi dalawa alam mo. Nasusundan. Yan yung kailangan nyo din i-mindset sa mga business partner nyo na professional. At least ikaw dalawa na yung alam mo. Tama, sila isa lang. O, at least may alam kang way, another way of earning. Bottom line naman, kaya tayo nagtatrabaho para kumita, di ba? Yun lang naman yung bottom line eh. Siyempre, ayoko nang palalimin bakit saan pa tayo mapunta. Okay, don't assume. Pag nag-invite ka, huwag mong i-assume na ay, hindi to papasok. Kasi mayaman na to. Ay, hindi to mag-judge kasi wala tong pera. Sino yung invite mo? Hayaan mo yung prospect mo yung mag-judge. May mga mortal sin din po sa networking. Ano yung mortal sin? Don't prejudge the person. Anong prejudge? Ang trabaho natin, mag-invite at mag-present. Tama? Anong trabaho ng prospect? Tanungin ko kayo, anong trabaho ng prospect? Makinig at mag-join. Okay. Ito ang trabaho ng prospect. Mag-join or hindi. Mag-yes or mag-no. Ang nagiging problema, tayo yung nagde-decide o yung gumagawa ng trabaho ng prospect. Mag-join ka na dito, pasok ka na dito, inuunahan natin ang desisyon. Tandaan natin pag ginano natin yan, tapos pumasok dahil napilitan, sakit sa ulo yan. Ikaw lagi ang mag-sasuyo dyan, ikaw lagi ang mag-aamo. Nangyayari yan. Meron nga akong kakilala, municipal kala mo, binili niya na yung pagkatao namin eh. Kasi bakit kakabayuin ka niyan? Pag sinabing kakabayuin, ikaw papatrabaho. Nakaka-relate ba yung iba? May mga ganyan ba kayo? Yes po. Huwag natin kukunin yung trabaho nila. Ang trabaho nila, hindi. Ang trabaho natin, mag-invite, mag-present. Ang trabaho, kung mag-judge or hindi, trabaho nila yan. Hindi natin yung trabaho. Nasusundan? Yung iba, nag-decide na tayo, hindi ito papasok. May abroad to na anak. Malay mo, naghahanap pala yung anak ng ng pagkakitaan. Hindi mo na in-invite kasi inisip mo ay malaki kinikita ng nito, ng mga anak nito, pinapadalan ito buwan-buwan. Ano nangyayari? Hindi mo na in-invite kasi sabi mo, matami naman itong pera eh. Abroad ang anak nito. Or abroad mama nito, papa nito. So nakakaintindihan po tayo? Yes, sir. Yes, coach. Yes, coach. Opo, maliwanag po. Okay. Di po ako galita, nagpapaliwanag lang po ako. Ina nga ng boses eh. Ako malakas. si Kuchogos, malakas boss talaga eh. Lalaking-lalaki si Kuchogos eh. Boses ko kasi yun, pasensya nyo na, medyo pause eh. Hindi pala pagpasensya na, pagtsagaan yun na. Ito lang yung kaya ko mabigay na boses ngayon eh. Pero lalaksan ko sa kaya ko. Di ba alam natin SW3N lang? Sa akin po may dinagdag ako SW4N. Some will wait, inuna ko na. Yung iba sasabihin, sige invite mo na lang ako pag mayaman ka na. Some will not. So what? Some will join. Some will not. So what next? Ano kong ibig sabihin? Yung iba mag-aantayan. Kailangan mo bang kulitin yan? Hindi. Yung iba hindi magjo-join. Iba magjo-join. Kung ano may maging decision nila, next ka lang lagi. Tama? Pag yung prospect mo, halimbawa puro na excuses yung binabato sa'yo, tapos nabigay ka ng, sige, kailan na lang natin reschedule yung pagsisimula mo. Pag nagsabing busy, huwag nyo naman din agad puputulin. Yung iba kasi, porket nasabihin ng busy, na-discourage na. Hindi, yes nyo, kailan ka na lang magjo-join. Hindi, kung hindi mag-reply, hindi hayaan nyo, huwag mong kukulitin, kasi ibablock ka niyan pagka-chat mo yan. And direct approach. Ito pong invite na to, ganito siya ginagawa. Kakilala mo mismo. Di ba may ruling tayo na, ayoko mag-present nito kasi kakilala ko. Hindi, may kung good record ka naman dyan at alam naman yung tao na hindi mo lulukuhin at maganda naman yung reputation mo sa kanya, pwede mo yun i-direct invitahan. Minsan nga, mas maganda yung ganun kasi bakit? May tiwala na agad siya sa'yo. Meron namang indirect approach. So, paano to? O, sa direct approach, ganito. Friend, sama ka sa meron kaming business presentation. Pwede kang sumama, pakinggan mo lang. Pag hindi mo nagustuhan, walang problema, no commitment, direct approach yun. Indirect approach, ganito. Inviting pa lang po ito, atandaan nyo, wala pa akong presentation dito, ilan to calling card, flyers, poster. Bakit kumukuha pa lang kayo ng ganyan, nagpe-present na kayo, ha? Hindi ko turo yun pag ganun ginawa nyo. Excuse me, indirect approach, ganito, friend.
may kakilala ka pa na gustong magkaroon ng ano? Hindi, lagas-gasta extra income. Gusto bang gusto magkaroon ng side project or part-time na pwedeng pagkakitaan, flexible schedule? Pero kahit part-time na, natutunogan na agad na nila networking eh. So sabihin mo na lang kung may kakilala siya na pwedeng matulungan ng kumpanya natin na ang pangalan Lord Mana. So pag ganun ang approach mo, mag-iisip yan, pwede mag-refer ng ibang tao. Pero ito yung pinaka-paborito ko, yung third party approach. Paano to? Lahat po yan gumagana, depende sa pag-execute. Pag una mo palang execute, direct approach, huwag ka mag-expect na mag-work agad. Siyempre may mga flaws ka pa dyan. Pero sa lahat nun to, sa direct, indirect, tas third party, ito yung third party favorito ko. Paano yung third party? Ganito po siya ginagawa. Friend, may kakilala ka ba na gustong magkaroon ng lifetime discount sa Lord? Yun yung approach ko. I-take note nyo yung lifetime discount. Kasi kahit tindahan, walang nagbibigay ng ganun. Meron ba? Sa tagal nyo bang paggagamit, may nagbigay ba ng discount? Isinudin yung mahilig mag-flip ng coupon. O umamin kayo o hindi. Ako basta ako, aamin ako. Diba ang hilig natin mag-collect ng mga points, yung sa SM, yung sa 1,000 may piso ka, yung Happy Plus, yes. Nagagamit ka ng 100, may piso ka. Tama? Kasi mahilig tayo sa mga points. O, hindi ganun lang din sabihin mo. Lifetime discount. O, dun ako, pa nagtanong ng papaano, may instant retailer ka na. Pag na-activate mo ng retailer, tsaka mo opera ng dealer, yung iba baligtad. Pag nakita lang na konti interesado, o-opera na agad ng dealer, anong resulta? Okay na sana, umayaw pa. Bakit? Walang laman ng pera na 3998 na discourage. Ipasok mo muna sa banga. Pagpasok na sa banga, mabilis na lang yan i-convince mag-dealer. Ang offer ko pa nga, ganito. Sige, activate kita. 200. O 300, may 100 load wallet na. Pero, pag na-try mo 1 week, tapos nag-upgrade ka within 1 week, ibabalik ko yung 200 mo. Yung 3998 na babayaran mo, 8, tama ba? Ay, 3798 na lang. O, di ba? Mas madali yung ganun. I-shoot mo muna sa banga yung iba. Ino-opera na ganang stockist. Okay, walang problema dun. Pero, ipasok mo muna sa banga. Kasi bakit? Mas mabilis mag-convince ng tao pag nasa system na natin, tama? Yuyugyugin mo na lang yan eh. O, yung, meron nga ako retailer ng mga ano ko eh. May GC yung mga retailer ko. Doon ako kumukuha ng dealer. Tanong ko, may existing retailer na ako, kailangan ko pa ba maghanap ng mga bagong i-invite? Hindi na, kahit yung mga existing retailer ko na lang. Pero hindi ko lahat ina-activate, hindi ko pinipilit. Bakit? Sayang, maintenance din yun eh. Di ba may 5,000 na maintenance? Every month? O yun ang ginagawa ko doon. Tsaka magkukusa yan, magtataka kayo yung mga retailer, magkukusa mag-upgrade niya. Nagulat nga ako eh, isa ko retailer ha, imagine ha. Dealer ko lang siya dati, nag-upgrade ng dealer, na-discountan ko ng 200, tuwang-tuwa. Kasi, sabi ko nga sa kanya, pa nag-upgrade siya, yung binayad niya sa retailer, i-did ako na. Tapos ngayon, after 2 years, nag-enjoy, kinarir niya, nagulat ako, gusto niya na mag-upgrade ng mobile, December, o next month, mag-upgrade na siya ng mobile, di ba? May iba, pero that take note, 2 taon siya, naging member. Pero, active siya, nakikinig dito sa mga training na to. Kaya nga laking tulong nitong training. I-maximize nyo. Isa lang. Itatdan mo lang. Excuse me. Hindi ko pa ito mga na-discuss nung una. Kasi ngayon palang lumalabas. Kaya swerte nyo. Presenting. O, dito ka palang magpe-present. May iba't ibang klase ng presentation. May 2-in-1. O, ito. Ganito yung approach niyan. Kadi system. O, may bago kang direct. Huwag mong ilaban agad. Samahan mo muna. May tatlong procedure yan. Una, example, may direct ako. I do, you watch. Ibig sabihin ako, present, manood ka muna. Pangalawang presentation, iba na. I do, you do. So, pag ginawa ko, gagawin mo din. So, pahati kami yan. So, sa marketing plan, hindi naman marketing plan. Product demo lang muna or company profile. Di ba may 3P tayo? Product, plan, profile, plan, yung pagkasunod-sunod, profile, product, plan. O, diba? Ito yung maganda, yung pangatlo. I watch, you do. Ako na yung manunod, ikaw na magpe-present. More on quality control na lang ako. Ibig sabihin, titignan ko yung pinipresent mo, yung mga sinasabi mo kung tama ba. Wag na wag yung gagawin to.
O sige, invite ka lang. Ipag-join mo dito, ako magpre-present, ako bahala. Delikado ka niyan. Paano pag umabot na ng 100, ikaw lang marunong mag-present? Pasensya na sa ano ha, sa mga baguhan ha, medyo nagugulat siguro. Eh, sabi ng upline ko kasi siya lang mag-i-invite. Walang problema yun, pwedeng gawin ng upline mo, pero tandaan mo hindi lagi available upline mo. Tama? Darating sa punto, what if ganito, dalawang direction yung presentation, sabay yung schedule, o paano mahatiin sarili mo. Ang mangyayari ganito, para stick to hours na biyahe, magkaibang direction, o paano mo yung gagawin. Kaya pag pagkapasok, huwag kayong papayag na pinipresent namin yung invite niya, tapos siya dun wala. Hindi negosyo tawag yan. Nagpapaalila ka. Example, ganito. Nangyari, may presentation, may bago kang direct, may invite siya, may prospect. Hanggat maaari, tigasan mo muna. Anong ibig sabihin tigasan? Huwag na huwag ka magpapresent ng downline niya ay ng invite niya na wala siya. Bakit? Kahit pumasok yun, magiging ganun din yung practice. Pag sinabing ganun practice, ikaw ang mapapagod. So, paano gagawin? Pag may bago siyang invite, isama mo, sabihin mo ganito, huwag kang mag-alala. I do you watch. Manunood ka lang naman, hindi yan matatakot. Manunood lang yan. So, yun muna, sa first presentation, sa pangalawa, hati na. Hanggang sa pangatlo. Wala, yung iba, sa kagustuhan mag-invite, ay gusto kumita, ang ginagawa, pinapatos na. Kahit malayo yung invite niya na nung downline niya, pupunta nung upline. Okay lang, salamat kayo kung may magano ng mga upline na masisipag. Pero tandaan nyo, isa lang yan. Impustahan tayo yung upline na ganun. Hindi rin yung tatagal. Bakit? Hindi niya mahati katawan niya. Tandaan nyo yung networking, isa lang buhay natin yan. Isang part lang yan sa life natin. Kung ang dividend mo ay yung paghati mo, puro ka lang networking, paano ka mag-spend sa family mo, sa friend mo? Tama? Pero pwede kang pumukos dito, totoo yun. Pero ibig ko lang sabihin, kung pwede mo namang i-delegate yung task at matuto siya ng mas mabilis, mas magkakaroon ng leverage. Tama? So, nasusundan? Baka may mag-a-reach yes, after presentation. Yes, coach. Basta big no-no yun. Pinagdaanan ko na yun. Ginawa ko na yun. O sige, mag-invite ka lang ako magpe-present. Ako rin po yung napagod. Makakapagreklamo ba ako? Hindi. Kasi bakit? Ako yung nagsabi ng ganun. Invite ka lang. Ako bahala mag-present. Ang pinaka-bare minimum ko pag hinibawa tawag dito, nagsasabi talaga siya na puro referral lang siya. Yan ang ginaganon sinasabi niya. Mas maganda wag mo na lang kunin. Bakit sasakit lang ulo mo nun? Oo, kikita ka, yes. Pero sasakit ulo mo. Sinong gusto ng ganun? Kung kita ka nga, pero sasakit ulo mo. Sinong gusto ng ganun? Wala. Ikaw. Ba? Nakikita ka na. May mga maling practice talaga sa networking. Yes, kikita ka. O sige, stockist man yan. Meron kang kinita, nagbangga man sa'yo. Pero sasakit ulo mo later on. Tandaan niyo, isang pares lang yan. Pero pag na-orientation ang tama, ganito yung tamang orientation sa magsasabi na referral lang talaga kaya ko. O sige, walang problema sa ganun. Pero pag may mga big event, dapat nandun ka or may mga presentation, bakit ipapakilala ka namin? Saka baka hanapin ka din ang invite mo sa amin o sasabihin namin, busy ka. O diba? So, pangit yung ganun, tandaan natin, ayusin na natin para start na natin ng tama, para tapos tayo ng tama. Yes, pwede kang kumita sa ganun. Mabilis lang yun eh. O sige, invite ka lang ako mag-present. Pero later, nakakapagod yun. Parang sabi sa inyo, kasi bakit ginawa ko na yun? Eh, gusto niyo pa bang ulitin? Bahala kayo. May dalawang way para matuto. Hard way or matutunan mo sa iba. Pag sinabing hard way, ikaw mismo yung makaka-experience. Kung pwede mo naman matutunan sa iba, bakit hindi mo gawin? House party meeting, ito naman yung bahay-bahay. Sa ngayon, di ba, bawal yung ano, bawal yung malalaking gathering. O pwede yan, house party. Excuse me. Sa house party, kahit yung mga kapitbahay, kahit nga minsan, kahit hindi ako makadala ng whiteboard or kahit anong sulatan yung, di ba may kalendaryo yan? O, di ba, lahat ng bahay may kalendaryo? O yung likod yan, sinusulatan ko yan. Sinusulatan namin. Dapat pag networker ka, resourceful ka, dapat mapamaraan ka. Hindi yung sinabi ng apply mo na, hindi na. Wala na, paralyze ka na rin. Hanap pa ng paraan. Kasi yung business natin, solving problem. Di ba? Centering, ito yung pupunta sa office.
isa sa person pa siya. Medyo bilisan ko siguro ng konti kasi baka yung iba kailangan din matulog ng maaga. Kailangan ba ng iba matulog ng maaga? Walang coach. Wala pong problema. Okay. Sige, sige. Hindi, may mga kasama tayo na siyempre baka bawal mapuya. So, online presentation, yan, kagaya nito. Di ba may online presentation? Atidan nyo yun, kahit pa ulit-ulit. Kahit ako minsan, nagpag na maganda yung signal ko, medyo may nakasi dun sa area namin. Kaya pasensya na sa mga coaches ko na minsan dyan nakakatid sa training nila. Kasi kahit gustuin ko man yung signal, hindi sumasabay. Minsan meron, madalas wala. Ganun yung signal. Kaya pupunta pa talaga dito sa ano, sentro. Okay, online presentation, video messenger website. Nagpe-present po ako via Zoom dati. Eh, sabi ko di na ma-maximize, balik lang sa Google Meet. Or website, may mga pansin nyo, may mga presentation na sa website, sa messenger. Pwede din dyan, video call. Presentation, importante mo yung setting. Yung iba kasi ganito, kitaan agad. Pag hindi mo na-prepare yung utak niyan, kung bakit kailangan yung mag-negosyo, lahat na sasabihin mo tapon lang. Kasi nakasarado nga utak. So, tell the cash flow quadrant. Di ko alam kung nakita niyo na to. Yung kay Robert Kiyosaki, yung may business, investor. Search nyo na lang. Kasi ako nakagawa ng slide para gani. Yan, after presentation, yung ma, meeting after meeting. Yan. Na tayo. Pag kayo mag-alala, mabilis lang yung slide ko. 26 slides lang to. Tumagal lang talaga. Kasi kaya kong per bullet, kayang tumagal ng 3 hours. Eh, ayoko namang mangyari ng ganun. Isang bullet, 3 hours agad. Isang, syempre, mauumay kayo nun. So, yung bagsak ko, hindi agad biglaan. Kaya itong presentation na to, kung yung mga nakatina nung una, pansin nyo, iba yung pagka-deliver ko ngayon. Mas may himay. Excuse me. So, ganito siya. Number one, ano ang number one? Nakikinig pa kayo? Ano yung number one kanina? Number prospecting. Number two. Inviting. Number three. Presenting. Presenting number three. Okay. Ayan. Kahit magaling ka mag-prospect, kahit magaling ka mag-invite, kahit magaling ka mag-present, pag hindi mo na ko-close deal yan, sayang yan. So after mong ma-presentan, after handle mo yung objection, yung mga tanong, make sure na mag-fill up siya ng form niya. Pansin nyo ba, may application form tayo? Tatanungin ko po kayo sa inyo, din nyo na kailangan tumaas ng kamay. Sino talaga gumagamit ng pag may ini-encode? Or may na-presentan? Di ba, hindi pa? Hindi ka naman magbibigay ng application form pag hindi pa siya nag-dealer, tama? Yes, tama. Po. Okay. Yes po. Mali yon. Dapat, after mo ma-presentan, papilapin mo ng form. Bakit? Psychologically, 50%. Pag yan naka-fill up ng form, tapos meron siyang pirma doon, subconsciously, 50% ng battle, panalo ka na. Ibig sabihin siya na yung nag-convince sa sarili niya. So, ang script ng ganito, huwag ka pong matakot. Hindi ka pa po maglalabas ng pera ngayon. Ang purpose lang nito, kung sakaling ready ka na magsimula, mabilis lang natin, may po-proseso yung pagiging dealer mo. Magpipilap, hindi? Magpipilap? Siyempre, hindi mo tinapag na kailangan nyo maglabas agad ng pera. Kasi di ba may ma-invite kayo, mapipresentan, walang dalang pera, pero may pera. Tama? Oo. Ngayon, anong point ko? Di ba meron tayong ruling sa company, ewan ko kung pamilyar yung iba sa inyo. May tinatawag na 90 days na parang duration na pag napresentan mo na yan, tapos napapilap mo ng form, sa'yo yan. Hindi na yung pwedeng masulot ng iba. Di ba nangyayari yung sulutan? Yes, coach. Yes, po. Kung meron yung perma, may date doon, o sige, pag sinulot yan, o anong mangyayari, pwede mong i-report sa company. Alam mo naman palang may nag-present na dyan eh. Kahit sabihin mong kapamilya mo pa yan, kapatid mo pa yan, present dyan, hindi mo pag-aari yan. Bakit tayo nasasaktan? Tayo lang na may nagsasabing akin yan eh. Kasi nasanay tayo ng bata, tayo.
pag may candy tayo, akin to, akin to. Hindi mo yan eh. Kaya lang ito tayo sasakit kasi tayo lang naglalagay ng label na ay tao ko dapat yan. Masakit na katotohanan, although ako nasasaktan din. Kasi ganun din mindset ko dati eh. Eh what if, bakit? Prinesentan mo ba yung kapatid mo nung pagpasok mo sa load mana tapos ngayon magre-reklamo ka, nakuha ng iba? Pupo na. Ibig sabihin hindi yun sa'yo. Bakit? May mga napamember ka din naman na nag-inquire sa'yo. Sa iba din una nag-inquire, diba? May mga nag-house sa'yo, sa iba nag-member. Pero may mga magtataka ka, may mga pinasan. May mga member naman na tawag dito. May mga tao naman na hindi mo naman kakilala pero nag-member sa'yo. Bigla na lang sabi mag-join ako dyan. Meron ba kayong mga experience na ganun? Kaya nga pag medyo na pag na-late ka ng reply tapos nakapag-join sa iba, huwag kang maghalit. Kasi na nag-inquire sila sa'yo, hindi mo agad na-replyan. Parang ako lang yung pinagsa. Huwag po kayo maghalit, huwag po kayo pinapatamaan sa pulling po ako. Tama? So maghahanap talaga ng iba na mas mabilis mag-response. So tingnan din natin yung fault natin. So ganun din dito, kaya nga ipa-fill up mo agad ng form. Para ano? Para 50% ng battle, panalo ka na. O ano gagawin niyo sa form since tatlo lang yung nasa nandun? Ipa-xerox niyo lang. Tama? Yung original, itago niyo. Kano lang nung pa-reso? 50 cents ata. O may dalawa ka na. Dala ka lang nung lagi. Nasusundan? May natututunan naman? Meron po, marami. Yes, coach. Nakukuha oh! Po. Thank you. Okay, sige. Yan. Ang commitment ng commitment. Kaya nga yung ibang mga ano magjowa ayaw mag-ano yung pakasal. Bakit? Takot sa commitment eh. Tanda mo yung business na pagpa-join ng member commitment yan. Mag-i-start pa lang talaga yung responsibility natin, hindi sa dahil na-invite mo siya or na-presentan. Mag-i-start pa lang yung responsibility natin pag napa-join mo siya. At yung iba, baligtad yung utak sa tarampakan. Pag napag-join nila, akala nila tapos na yung trabaho nila. Anong ginagawa? Pinapabayaan na. Tama? It na. Hurts, you know. Pagkapag-join, wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Basta kumita na ako. Kaya may mga nagsusumbong. Diba? Nakakarating sa aming mga coaches. Yung mga apply naman na gumawa ng ganun, nagagalit sa amin kasi tinuturo namin yung tama. O, ganun. Nulungan na nga namin yung tao, di ba? Kami pa yung, ano, kami pa yung napagsabihan. Sa UTI. So, yeah, anong UTI? galit pa sila na nga mali. Hindi naman tayo dito batay, alam naman natin tama mali eh. Kung 5 taong gulang ka pa lang, maiintindihan kita, di mo alam tama mali. Pero 18 above na tayo dito eh, nasa wasang pag-iisip na tayo eh. Introduce him or her to your business partner at least tatlo. Ito na yung sa closing time. Kung magkakasama lang naman kayo, may purpose to. Excuse me, para tumiba yung ano, yung trust niya. Yung una, pwede mong sabihin dun sa business partner. Motivate naman to. Coach, let's say, kutugot, motivate. Motivate, kutugot, bahala kahit 10 minutes, sobrang haba. Kutugot, 5 minutes, ma. So, mamotivate niya lang. So, sa pangalawa, ang sasabihin ko, pa-inspire naman. So, let's say, sa inspiration lang sa kanya. Yung pangatlo, challenge. Pa-challenge, sasabihin lang ako nga. Example, lalaki, yung invite ko. Sa babae ko, ipapa-challenge. Kasi sasabihin lang ng babae, ako nga babae, kinaya ko, ikaw pa kaya. Diba? Kailangan minsan tamahan mo ego nila eh. Pag hindi mo, pero hindi mo pupuruhan ha, pipinahan mo lang. Baka kasi yung iba sa inyo, sa post pa lang, pinupuruan na agad yung ego eh. Yung mga post pa lang talaga, tatamaan talaga eh. Pinahan mo lang, wag hindi mo kailangan masyadong aggressive. So, yung motivate pa rin sila, yung encourage pa rin sila. So, the one yung motivate, second mag-inspire, yung pangatlo, mag-challenge. Kung yan yung purpose nung iba sa inyo, kaya kung bakit teamwork to. Kahit tatlo lang kayo, kaya yung makakuha ng mga member. Kasi tulong-tulungan lang kayo eh. Yung isa mag-challenge, yung isa mag-inspire. Kahit apat nga lang kayo eh. Kahit bago pa lang yan, walang problema yan. Lamang pa rin yan kahit bago. Kasi bakit member na? Yung kausap nyo, hindi pa. Diba? Ganun lang yun. Hey,
pag-helmet and sa Facebook ano live. Ito na, follow up. Excitement level. You must follow up before 72 hours. Tawag namin yung 72 hours rules. Or else, excitement level. Kailangan, within 3 days, ma-follow up mo siya. Bakit? Pag hindi mo siya na-follow up, wala na, mawawala na yan. Mani-negative niya. Babatoy na yan, hindi yan totoo. Dinay ko na eh, kagaya lang ng ibang kumpanya. O ito ha, baka gawin nyo to. Don't follow up using text message. Kasi bakit? I-ignore niya lang yung kung sa messenger, hindi niya na lang yun i-open. It must be made by a phone call or you can meet he or she in person. Mas effective yun. At magaling ka mag-press invite, prospecting, invite, present, closing. Pag hindi mo yung follow up, wala. Kahit sabihin na natin 50 kabuok yan na, eh, Bisaya pala yung kabuok, sorry. Kahit 50 kadami yan, kung di mo yung na-follow up, count at zero yun. Kasi bakit? Mawawala na yun ng excitement. Don't ask directly when he or she will join. Huwag kang magtatanong kailan ka join. Pinaka-effective na approach, kamusta ka, kamusta family mo, kamusta work mo. Huwag ka munang magtatanong kung kailan mag-join. Bakit? Maiaasar yan sa'yo. Baka i-block ka yan. Worst case scenario, hindi ka na napansinin. Pero kung sakali man na hindi ka napinansin, kasi hindi naman talaga lahat talaga mag-join, mag-next ka na lang. Huwag ka na lang mag... Kaya mo na lang siya. Sakaling dumating yung time, di ba may mga time naman na dull moment sa atin. Ibig sabihin, let's say, nasa biyahe ka, traffic. Kung mag-follow up ng prospect mo, kesa sabihin mo sa sarili mo, eh, grabe naman itong traffic na ito. Tagal, hindi umaanda. Kung nag-aantay ka, example ng sasakyan, hindi... Kung yung sa prospect list mo, bigla mong kamustahin yung tao na dati mong prospect 1 year ago pa. Diba? So, pwede mo yung gawin. At least, hindi ka lang bakante. Pwede mo yung gawin. Kaya importante din yung notebook eh. Sulatan mo ng prospect. Hindi pag hindi nag-yun, hindi i-crush mo yung pangalan niya. Itanggal mo na sa list mo. Nga lang, balik-balikan mo pa yun. Yan, you must learn the art of follow-up. Art mo ito. Yan, don't follow up. Hindi mo siya tinatanong kung kailan mag-join. Tinakausap mo lang siya casual. Parang kaibigan. Parang unahin mo munang maging kaibigan siya bago mo siya maging business partner. Kasi pag maganda, magaling ka mga pagkaibigan dito, it's winning. Eh, hindi lahat ganun magaling. Hindi lahat kayang mag-win agad ng tao. Hindi, i-art mo na lang. I-try mo maging casual lang, yung hindi ka lang mag-iisip na kailan siya mag-join. Hindi ka man, di mo man siya na business partner, nagkaroon ka naman ng kaibigan, and ito yung maganda pag pala kaibigan ka dito. Pag yung kaibigan mo na yun, magre-refer yun, mali mo siya yung maging bridge. Kasi sa akin na, yung sa previous company ko, 90% ng member ko, hindi ko naman direct eh, referral. Yung ganito ginagawa ko. O pag nakapag-refer example siya ng dealer sa akin, hindi ko na ito sinasabi. Post ako na lang inaabot. Excuse me. Di ba may direct referral? Kung ikaw naman may pambangga na, ibigay mo na lang yung direct referral sa kanya. Magugulat siya. Ano yan? Pa-thank you ko sa iyo kasi nirefer mo yung tao nag-join sa business ko. Kung ano gagawin niya sa susunod, magre-refer ulit yan. Tama? So, magulat ka, makarefer yan ng 8, hindi may 4,000 na siya. Pwede niya na yun pang-start ng business. Pwede na rin siyang pumasok. Tama? Andyan pa ba kayo? Tama po. Nakikinig po sa inyo. Nahimik yun naman. Kala ko wala na ako. Power yan. Okay. Ganun lang. Pero lang talaga eh. Yung iba, pinaka the best pa rin na advertising. Kahit mga sikat na mga advertisement pa yan. Facebook man yan, Instagram man yan, YouTube man yan, billboard pa rin yan. Wala pa rin makakatalo sa word of mouth. Pag maganda yung advertisement, yung tao mismo mag-advertise sa'yo, yun ang pinaka-the best. Kasi bakit? Iba yung nag-a-alok na ng negosyo mo, ibang tao na. Sila na. So pag hindi pa siya available, ganito yung technique. I-reschedule mo lang kung kailan siya mag-join. May pinala pa ako kanina, busy daw siya kasi, ano daw? Tawag dito. May na-handle siyang parang party list eh, company. Intindahan ko naman. Sabi ko, sige, ganun ba? O sige, kailan ka na lang ulit, kailan ka na lang magsimula maging dealer? Schedule lang ba? Hindi mo naman kailangan
pag na-follow up ko, kailangan that time mapapay mo. Hindi. Kung hindi available, malay mo, hindi available yung pera. Malay mo, busy. Or malay mo, may unang problema na inaayos. Hindi, reschedule mo lang. Pag sinabi next month, may magagawa ka ba? Hindi, walang problema next month. What if may papalop ka next month? Nasusundan? Tayo lang na may naglalagay, kailangan on the spot, lagi pay in eh. Swerte mo kung ganun. At least may nga, ano agad sa'yo, may instant cash ka. Pero wala namang problema kahit next month sa mag-yun. Saka yung iba, di ba, nare-reject? Huwag po kayong magalit. Matakot ka pag hindi ka nare-reject. Bakit? Baka pinagbibigyan ka na lang nung nasa taas, kukunin ka na. Diba mahirap yun? Mahirap eh. Kausap mo, pay-in. Baka kukunin ka na nun, pinagbibigyan ka na lang, matakot ka pag ganun. Hindi na normal pag ganun. Nakakakabal. Hindi, para maintindihan nyo. Na okay na lang, sunod yung rejection ngayon. Normal lang yan, Coach. Huwag sabi, may kakausap ka. Baka yung iba kasi na-reject, eh, walang kinakausap, mas matindi yun. Okay, ganito. Nasa na nga ako. Wag maging detached ka lang sa outcome. Ibig sabihin ng detached, mag-yun siya or hindi. Tuloy pa rin tayo sa business. Halimbawa, nagsabi ka, mag-municipal siya next month, hindi natuloy. Mag-tuloy ka pa rin. Kasi nagsabi siya na gusto mo siyang i-training, tapos next week, kumati, okay lang, hindi, tuloy ka pa rin sa business. Ganun lang, ang tawag dito, practice the way, maging detached ka lang sa outcome. Kaya lang naman tayo nadi-disappoint kasi madalas tayo nag-expect ng mangyayari. Ah, di ba? Ito lang tayo. Pero ito yung maganda kasi sometimes kasi yung mga disappointment, disappointment din yan minsan eh. Minsan nakakalimutan natin, puro ang ginagawa na lang pala natin, money making na lang eh. Kaya minsan, di ba kayo nagtataka, may mga tao hindi na naman kagagaling, pero ang daming nare-recruit. May mga tao naman na sobrang galing, walang mare-recruit. Alam niyo kung bakit? Pag sinabi nung sa taas na hindi mo pa time, hindi mo pa rin naman time kahit anong pilit mo eh. Pag pinilit mo yung bagay na hindi pa panahon, hindi maganda resulta yan. Anong ginagawa ng iba? Anong shortcut? Nandadaya? Paano ginadaya? Pinablockmarket yung dealer. Binabagsak. Ginagawang 2-5 na lang. O paano yung mga lumalaban ng patas na 3998 yung benta ng dealer package? Okay lang yung pangalitian ko. It hurts. O yan. Kung promo mo yan, di ba pag sinabing promo, di naman lifetime. Let's say, kasi yung iba dito, ito ginawa ko din eh. Honest confession ko na rin eh. Sa previous ko. Eh kung pangatlo, kung tatlong bangga ko yan, kaya kung sabay niya ng 1,000 na load wallet sa 3998, kaya yan, hindi. Kaya, tatlong bangga yun eh. Kaya. Masundan? Matutuwa ko, sa tingin matutuwa kayo na sa taas, yun din ang bantayan natin. Kasi minsan, ako yung malaking pera na hindi ako handa. Kaya kung hindi pa nakukuha yung million mo, paprank kayo na kita, hindi ka pa ready. Pasalamat ka kasi tama. Binigyan sa'yo tapos hindi ka pa ready, mas mahirap yun. Binigyan tama. Ka ng maraming down na hindi ka pa rin, hindi ka pa maghandin ng malaking organization, wala lang din yun. Huwag kayong maano, huwag kayong tao dito. Huwag tayong maingit sa nakuha ng iba. Kasi bakit? Di dati nilang pinagdaanan nila. Mahilig tayo sa tama. Sana all. Sigurado ba tayo sana all? Huwag ba tayong pagdaanan yung pinagdaanan tama. Nila? Baka magulat tayo, baka sabudin na tayo tumuli pa pinagdaanan nila. Tatlo lang kalaban natin dito, hindi ibang tao, sarili natin. Inip, ingit, inis. Pag nainip ka dito, mag-quit ka. Kung hindi ka mag-quit, lilipat ka ng kumpanya. Magsisimula ka na naman, back to zero. Babanggain na lang nga hanapin mo, naghanap ka na naman ng left and right. Ano yung sunod? Pag hindi mo nakukuha yung result, nagagaya nung sa iba, maiinis ka, tama? Di ba nakakaingit minsan yung ano, yung sila kumikita pa si ikaw, hindi? Pero pag ikaw na inis, ano sunod niyan? Ingit. Pag dito na ingit ka, nainip, nainis, naingit, mag-quit ka? Tama. Mag-quit ka. Kasi bakit? Nakatingin ka sa iba eh. Kaya kung di ka kumita, let's say ngayon, let's say, pero hindi ko sasabing wala kang gagawin na, may gagawin ka pa rin.
kung hindi mo pa man nakukuha yung result na gusto mo, tiwala ka lang sa tatas. Hindi pa naman tapos ang laban eh. Hanggat tumihinga tayo, may pag-asa. Si Colonel Sander na lang, hindi na ako lalay. Kailangan si Colonel Sander. Yes po. Sino na kilala kay Colonel Sander? Sino na kilala? May-ari na dyan. Opo, sa Nakron. Ah, yan o eh, KFC. KFC, Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Ah, di ba, ilang taon siya naging successful? Hindi na rin hindi ha. 65 na siya, naging ano muna siya, di ba? At the age of 65. Pero tanong, successful ba siya? Yes, matatawag mo yes. Kahit sabihin mo nakabili ka dito ng buhay at the age of 60 or 65, still success pa rin yun. Tayo lang naman yung mahilig maglagay ng deadline dapat sa ganitong edad, ganito na status mo. Hindi naman sa ating galing yan, isa sa FN eh. Tayo makikinig sa kanila. Kung tayo na yung magpapapressure, sasabayan mo yung lifestyle na meron sila. Pangit, hindi natin makukuha at resulta, pressure tayo, depressed pa. Enjoyin lang natin. Eh kung hindi ka pa ngayon, ano, kung halimbawa, tawag ito kung sila, kumikita, huwag ka mag-alala next time, ikaw naman. Saka number one rule, dapat may grateful heart ka dito. May maliit ka mang kitain or wala, ang importante, grateful ka. Kumita ka ng 200, okay lang yan. Bakit? Yung iba nga naghahanap kung saan kikita ng 200 eh. Tama? Eh, sorry. Ilang oras ka lang na nagsalita dyan eh. Nagpindot na nga lang eh. Yung iba, ilang oras sila tatayo niyan. Si Samuel, 8 hours na nilang pagtatrabahoan yan. Kumita ka ng maliit or malaki biting food. Kaya lang naman tayo na i-stress dahil nakakalimutan natin. San, nakakalimutan lang natin na bless pala tayo. Buhay ka ngayon, buhay pamilya mo. Lakang sakit. Di ba, cute ka pa rin, maganda ka pa rin. Oh, pero ko lang yun. Di ba, thankful ka na dapat noon. Hindi naman laging pera yung sakatan ni success eh. Hindi ka pa nakakarating sa destination mo, nalulungkot ka. Okay lang yun, enjoy mo yung journey. Kasi yung destination, pagdating mo dun, ay ito lang pala yun. Kaya hanggat may journey, parang din naman, di ba? Eh, journey mo yan eh. Saka huwag natin itry i-attempt yung linong iba, doon tayo tatakbo. Huwag, may kanya-kanya tayong race. Diba? So, ang point ko lang ganito, huwag kayong maiinip. Huwag kayong maiinip. Kung kumikita sila, okay lang i-congratulate nyo. Sunod na rin naman kayo niyan eh. Basta hindi ka lang tumitigil. Tuloy-tuloy lang. Pero aminin ko sa inyo rin hindi, dumating din naman, ay, aminin sa hindi, aminin ko na sa inyo, dumating din sa point na gusto ko na mag-quit, kasi pa nag-quit ako nung gagawin ko, babalik ako sa dati kong routine. Sige, mag-quit ka ngayon, nung gagawin, babalik ka sa dati mong trabaho. Nakatawid ka na eh. Sa pababalik dun. Tama. Ano naman walang future dun eh. Eh, tuloy-tuloy mo na. Kung baga sa kasabihan, nabasa ka na, maligo ka na. Tama? Yes. Tama po. Ah, thank God, tapos na. Okay, sige. Congrats, coach. Congrats sa atin. Thank you sa lahat na okay. Sa Google Meet and sa Facebook po natin. Ano naman, may natutunan naman. Na-inspire ko naman kayo kahit konti. Yes. Sobrang laking inspiration. Sobrang dami pong learning. Yes, coach. Buti naman, nakala ko na sa akin yung boses ko eh. Alam ko di kayo nakikinig. Ganun lang. Hindi naman lahat ano ah. Ito, kami natutunan po. Grabe. Ang matindi, 50% lang yan ng iyong lakas. Aguro lang eh. Ano, tawag. Aguro lang. Ay, paano pa kaya kung gagamitan mo ng 100% ng iyong lakas? Sabihin na natin, ano lang, tawag dito, sharing experience lang, matuto kami, matutunan din sila sa'yo. Pinakaano talaga, iba yung definition natin ng success. Kung ipo-focus mo lang sa pera, bakit maraming may pera, hindi pa rin naman din ganun masaya. Tama? Tama. 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 Kung paano ka magiging masaya, gusto ka agad din, kumita ng pera. Sige, kumita ka ng pera. 100% ba yung assurance na magiging masaya ka? Magmamagnify lang yun. Tama. Kung ano ka. Kung ikaw na tao, miserable, kahit dumami pera mo, miserable. Pero kung halimbawa ikaw, happy person ka, pag dumami pera mo, magmamanig, magmamagnify lang din yan eh. Ibig sabihin, lalabas talaga, ay, hindi naman lalabas,
kung ano yung dati mong attitude, mag-undify lang yun. Kung mayabang ka na nung wala ka pang pera, dumami pera mo, mayabang ka lalo niyan pag may pera. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit may mga pera, may mga tama. Pera. Mayabang. Kasi nung kahit wala pang pera yan, ganyan na talaga ugali niyan. Nasusundan. Huwag kayo mag-alala, may hukot. Yes, coach. Yes, coach. Saka ano, ano nyo lang, iba-iba tayo, di ko alam, after siguro sa inyo, mas successful pa sa iba sa atin dito, di ba? You can never tell eh. Di ba, baka yung iba nga sa inyo, baka kayo na yung next na nagtitraining dito. Eh, sino ba naman din ako dati? Babysitter lang din naman ako dati. Hindi ko nga alam na nandito ako eh. So, thank you din po. So, ang point ko lang, enjoyin nyo lang. Kung anong marating natin, maging proud tayo. Malaki man yan or maliit na achievement, proud tayo. Kasi bakit? Tama. May ginagawa tayong iba na ginagawa ng karamihan. Yan. Oo, totoo yan. Iyano nyo lang din kasi naranasan ko na rin ano, tandaan nyo itong pangalan ng company natin, di ba? Sabi nga na-apply natin biblically sa Pro Ronald, di ba? So, ibig sabihin, nandito na si Gadi, tayo na lang yung kulang eh. So, kung halimbawa, magkaroon ba ng success yung iba, ibig sabihin, wag tayong mainit, kasi sunod na tayo. Doon lang ako, ano, personally, hindi ako masyadong magaling sa quotation kagaya ni Coach Bobson sa marketing plan, hindi talaga technical, hindi. Pero, I think ka din kasi kahit papano, meron akong isang, sabihin na natin, medyo kahit papano marunong yung mag-inspire, mag-motivate. Iyon ang kailangan din natin minsan eh. May mga tao minsan tayo na parang ayaw na nilang tumuloy kasi nalugi na yung iba, hindi nakaka-invite. Tuloy mo lang. Attendin nyo lang ng training. Ito lang. Attendin nyo lang ng training. Sabihin nyo ganito. Nahihirapan kayo sa mga tuloy pa attendin ng training ganito. Alam mo, kaya lang naman kita kinukulit kasi yung upline ko din dati makulit. Kasi kung hindi niya ako kinulit, hindi din naman ako attend ng mga training. Pero thankful ako din sa upline ko mo bakit. Doon ako natuto. Doon ako nagkaroon ng ano. Kaya nga thankful ako sa upline ko eh. Although, wala naman talagang perfect na upline, wala din naman perfect na tuloy, wala din naman perfect na company. Ako numero uno dati ako nagre-reklamo kasi dati parang walang makausap eh. Pero I realize, sabi ko kung gayto tutuloy ko, yung words natin may power ng life, may death, hindi saan mo gagamitin. Dito na lang siya nakakabuhay, parang nakakamotivate ka pa. So ganun lang, ano lang tawag dito. Tuloy-tuloy lang talaga, walang shortcut. Kung yung iba nakuha nila success nila, sunod na tayo. Huwag tayong ano, kung baga, ito lang assurance, huwag ka lang ihinto. Di ba lang mabagal yung takbo mo, makaka-finish line ka rin. Tayo lang naman yung mahilig magpagkarirahan eh. May lakad, bes? Gusto mong lampasan yung kinikita ng upline mo? Sigurado ka? Anong quota mo yan? Sino nagbigay ng quota niyan? Enjoy mo lang. Tayo lang yung mahilig maglagay ng kipagkarirahan eh. Hindi kong kumikita sila, good for them. Sana maging successful pa sila. Imagine niyo kung walang successful sa Lodman. Wala tayo dito. Parang naglulukwan lang tayo dito. Tama. So, matuwa tayo kasi may nandiyan na. May mga nagtuturo na. Sa mga nagsisimula pa lang, tuloy-tuloy lang. Hindi naman ano eh. Hindi naman mahirap talaga basta may nag-guide lang. So, may tanong. Baka may tanong kayo. Ayan, pwede na po tayo magtanong kay coach. So may mga katanungan to, pwede po tayo magtanong. Say, Coach Robin. Ako dito po, coach. Evening. Sige po, tanong po kayo kahit about lang po dun sa topic. Yung iba kasi nagda-digest pa eh. Naintindahan ko po yung iba kung bakit nagdadigest pa yan. Baka kayo ba kasi may tanong ko dyan. Kung bakit parang silang iba, ililang nagpunta na lang. Coach, ako po may questions. Sige po, ma'am. Coach Jovel. Opo. Actually po, first time ko po maka-joy po sa ano ganito. Pero lagi po ako nanonood sa live. Ang ano ko po kasi is online. Online po ako. Doon po sa mga napepresentahan ko,
pwede ko rin po ba silang papilapin agad ng form, ng application form kahit sa online po? Eh, pwede po, kasi di ba po may mga nag-i-inquire. So, yung medyo mahaba na po yung mga usapan nyo. And then, ang ginagawa ko po talaga is nag-send na po ako. Pag alam po talagang parang ano na siya, decided na siya, sinesend ako na siya ng application form. Pero yung mode of payment, hindi ko po muna siya sinesendan. Yung iba naman po is nag-fill up na siya agad ng form. Kaso yun nga po, siguro ang minsan lang na ano kayo is yung follow up. Pero ang ginagawa ko naman po, pag nagpa-follow up ako sa umaga, ay kinabukasan is nagi-greetings, good morning, and then nagsisend po ako ng mga motivational, mga about yung mga good vibes po. Ganun po. Sige ma'am. May tanong ko sa inyo ma'am, para sa inyo effective naman. Effective naman po, pero yung meron lang po talaga ako minsan na kapag nasendan ko siya, nag-fill up na ng form, yung iba talaga is hindi talaga pa nag-join. May natest ako ma'am ngayon, oh. Okay, okay na po ma'am tanong niyo. Okay. Apa. May natest ako, trinay ko yun, actually first time kong itry eh. Inuna ko munang sinend yung application form. Di ba kung ano yung requirements dun sa pag-encode natin ng dealer, copy-paste lang naman yun eh. Kasi nang isa-send mo sa kanya. Is ang nangyayari, after yung mag-fill up, wala na, institute na paparamdam. Opo, pa, ganun din po. Pero ito kasi yung ginagawa ko, after pa lang nilang magbayad, saka pa lang ako nag-send ng application ko. Bakit? Yun, nakabayad na yun eh. Pero yung sesentan mo ng form, hindi pa naman committed yan. Sabihin nyo na lang, galing po. Kapapadala po, mapigil po din yung mode of payment, yung next. Para yung next step na gagawin nyo, igaguide ko kayo. Mas okay yun. Kaysa yung, okay, na-try ko din kasi ngayon, bago lang. Kulo, dapat ko lang, kasi nga pala yung ganun eh. Kasi usually, nagpo-forward ako mag-online. Pag nakabayad na siya. Oo. Okay. Ipa-process na eh. Pero hindi ko din alam, baka sa iba, effective sa kanila yung magpapata muna ng form or mag-input. Pero sa akin kasi, na-try ko lang din ngayon. Actually, first time nga, una yung form. Hindi pa nakakabayad, hindi nag-join. Pero yung mga previous kong transaction, lahat yun, puro payment first. Ah, okay. Online, matik na yan, dapat main setting mo, payment first. Bakit? Pag hindi payment first, main setting yan. Yung next na load niyan, hindi din payment first. Kaya yung mga retailer ko, dealer, o retailer man lang, bayad talaga sila muna. Sinanay ko na sila na bayad muna kasi bakit? Ito yung script ko. Ang pasensya na, hindi ko di din kasi kami niloloadan ng company namin pag hindi kami nagpabayad. Ganun din naman yung company namin. Hindi naman niloloadan ng telco pag walang pondo. Ganun lang para ano lang. So, the best is kung ano effective sa inyo. Pero ito kaya nga na sinabi nyo, na-try ko din, hindi effective yung papataan mo agad ng ano ng ayong form. Sa akin ha, personal experience ko yan. Ayoko din naman sabihin, ayokong i-generalize. Bakit? Baka sa iba naman, effective sa kanila yung pagsamuna ng form. So, tanungin natin yung ibang mga nag-online, baka may experience sila na nag-pato sila ng form na bago nag-payment, baka umakas naman. So, case to case, ayoko man mag-pagay ng isang, ano, one size fit all na ang sagot na yun, yun na yung sagot sa kalahatan. So, yun lang po. Thank you po. Thank you po, Coach. Pwede kayo magdagdag yung mga nag-online dyan para magkatulungan tayo. Share din kayo ng idea nyo. Alam nyo kung bakit? The more you give, the more you receive. Hindi lang applicable sa pera. Yes. Applicable din yan. Pag nilighten up mo yung kandila, let's say, nilawan mo yung kandila, hindi ka na mauubusan ng ilaw. Bakit? Anytime na mamatayan ka ng kandila, pwede kang makikinis ng pagkandila. Tama? So, ganun din parang tao yung ganyan. Ay, grabe. Makukonvince na ako ni Sir Joven. Sa kandila, Coach. Power. Sige, kayo po. Baka may tanong din kayo. Po kayo may bakit? As, Coach Joven, no, dahil isa rin ako sa nag-o-online. No? Oh, sige, Coach. Ma-share ko lang dun sa mga bago, lalo yung mga
taong bahay, ayan, katulad nila Ma'am Rory, kasi yan ang magiging strength nila yung online eh. Pakinggan yung maigi. Sa online kasi, napakaganda dahil unang-una, ang liit-liit ng expenses. Yan, at kung ma-reject ka man, it does not really hurt. Kasi nga, online eh. Diba? At ang kagandahan sa online, mas marami kang pwedeng makausap. Kaya take your time, huwag kang magmamadali. Then, pag nasa online ka na, ang pinaka-iiwasan mo dyan, yung tinatawag na excitement level. Kasi yan ang madalas pumatay sa ano, nag-o-online, yung tinatawag na excitement level, in the sense na nasabihan ka lang magsesend ng bayad, eh para sa'yo, kinlame mo na kagad. Yan ang mga pinagdaanan namin. Yan. Yung pag sinasabing magsesend ng bayad, huwag mo na kagad excited. Huwag kang maniniwala. Kaya maraming umihinto. Ang hirap pala. Sabi, magsesend na. Tapos, ang dami-dami ng mga nasabi. Pagkatapos, ang matindi nga, pag ikaw hindi ka marunong magsulat, katulad na sinasabi ni Coach Jobin, sa halimbawa, ano ngayon, Thursday, Saturday magpe-pay in, hindi mo sinulat, eh hindi mo na follow up, eh nagmamadali na ng tao, gustong mag-join sa iba, tuloy nag-join. Pag follow up mo, sasabihin mo ngayon, oh, kumusta na po? Ay, nag-join na po ako dun sa isa kasi wala kayo. Nako, it hurts. Yun, biglang magpo-post yan. Sa akin nag-inquire, sa iba sumali. Ganun yan. Kaya, ibig sabihin, sa online talaga, napakalaki talaga ng tinatawag na opportunity. Bakit? Kasi nga, unang-una, nandiyan yung napakaraming mga inquiries. Pero tandaan natin na based on my personal experience, kung gusto nyo mag-online, dapat maging malinaw sa inyo na mas marami dyan yung rejection kumpara sa offline. Tandaan nyo yun lagi. Tama! Mas matindi ang rejection dyan. Bakit? Kasi kung magkakaroon ka ng scale na ratio and proportion, matindi talaga. Bakit? Kung sa offline, pwede kang kumausap ng 5 hanggang 10. Dito hanggang 100 kaya mo. Kaya kung meron man scale, yan sabi ni Sir Kenshin, ang tawag dyan, power in number. Number game yan eh. Halimbawa, kung 10 kaya mo sa offline, sa ano online, 100. Pero mind you, ah, sa 100 lang nun, 3 lang mag-jo-join. Antindi, no? Baka naman yung iba, mas magaling yung tinatawag na batting average. Sa 100, 10 sumasali. 3:100 yan or 4:100. Maganda na yun. Pero pag naging 1:100, ay nako, may problema na. Dapat itaas mo. At pinakamaganda dyan, maka 5:100. Kaya dapat nililista mo yon para alam mo yung batting average mo. At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag kang masyadong nagmamadali. Bakit? Kasi mga ano namin eh, mga early mistakes namin yon. Pag nag-follow up ka, huwag sunod-sunod. Pwedeng si kaya kinabukasan or after 24 hours, lalong-lalo na pag pay in. Ayan. Yan na, pag magpe-pay in na siya at alam mo na talaga, iba yung nasanay ka na dun sa alam mong magpe-pay in, sa alam mo na 50-50, mararamdaman mo yun. Kaya ang tawag ko dun sa mga downline ko na nasanay na sa online, sa pagpapa-pay in, sa pagpapa-pay in sa online, mararamdaman mo para kang isang pating, naaamoy mo yung dugo. Pag naamoy mo na yung dugo, malaki na chance nun na magpe-pay in. Huwag mong mayat-mayain. Very bad yun. Pag nagsabi siyang magsesend siya ng payment, huwag mong after 2 hours, ma'am, nasend mo na. O, dito, katapos ng 2 oras, ma'am, saan mo pinadala? Tandaan mo, pag ganun ang ginawa mo, lumilitaw, scammer ka. Tandaan mo, ang mga scammer, ganyan ang estilo, laging nagmamadali. Take your time. Napakasarap na nga, nag-oo na eh. Baka maghindi pa. Kaya dito, kailangan lang dito sa online, na masasabi ko lang, take your time. Pagkatapos, huwag masyadong excited. Yan. At pangatlo,
huwag masyadong matindi yung follow-up. Lagyan mo ng frequency. At higit sa lahat, kailangan payment first bago mo i-register. Eh baka may nagre-register dyan ba? Dahil nagsabi lang na magsisend ng kanyang payment. O sige po, i-register nyo na ako. Mali. Kailangan, sabi ni Sir Jobin, kami nga po hindi niloloadan ng company pag hindi nag-send ng payment. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. At tingnan nyo ha, sa pamamagitan ng online, natuturuan tayo ng mga coaches. Kaya magpasalamat tayo, talagang napapanahon to na dumating yung pandemic. Kung hindi ito nangyari, wala akong kinitang kalahating milyon noong year 2020. Maraming salamat po. Online po yung kalahating milyon. Thank you, Coach. Thank you, Sir Jobin. Yun nga yung nagiging problema. Nagiging power talaga. Thank you, Coach. Yun, thank you. Nagiging attached tayo sa outcome. Kahit sa sabihin na tawag dito, may mga mahilig din talaga mag-prank. Sabihin na lang natin yung nagsabi magbabayad na, hindi nagbayad. Sabihin mo na lang, ay prank lang yun. Tapos wag mo nang habulin. Ako hanggang tatlo lang na reply sa akin, tapos pag puro napapansin ko na parang puro siya excuses, alis na, kasi mas marami pang tao na pwedeng mong pagbigyan ng time mo eh. Na precious time yun sa'yo eh. Very good, very tama, good. Tama, tama. Tama yan. Hindi yung, lalo na sa online ha, ang dami nag-ahaw. May nabasa ako dito, nag-haw daw nakakakilig. Bakit nung nag-haw ka din ba sa ibang post, nag-avail ka din ba? Di ba hindi naman? Hindi, wala namang tao na pagpasok sa lahat ng, let's say, pagpasok sa establishment. Binili niya lahat yung nandun. Wala namang ganun, di ba? Or bumili man lang siya. Di ba hindi naman? Kasi yung iba, pumasok lang. Yung iba, nagka-canvas. Isipin mo na lang yung tao na yung nagka-canvas. O, nag-window shopping. O, di ba, ikaw ba, pag nag-window shopping, bumibili ka ba? Di ba, hindi din naman? Same din sa negosyo. Kaya nga number one dito, kailangan yung, hindi IQ yung pinapataas dito, yung EQ, yung emotional quotient. Ibig sabihin, mag-join siya or hindi, tutuloy ka pa rin. Kasi bakit? Hindi naman lahat ng nag-how ka o pumasok ka ng establishment, bumili ka. Same din dito sa business. Yung mga nag-how nyo, i-consider nyo lang siya as warm market. Hindi mag, ano lang yung 50% lang yun. Pero wag niyong ibuhos agad lahat. Ang dami nga ni Coach Ogo, excitement. Wag kasi kung pailan nga minsan napapansin nila. Pag, ito pansin ko din to. Pag nagiging desperado yung approach natin, mas lalo silang umakaya. Alam niyo kung bakit? Gusto yung malaman kung bakit? Bakit? Bakit po? Kasi minsan kasalanan din natin minsan yung nagpapakita yung desperado. Ano lumalabas sa kanila? Di man natin natuturo sa kanila directly, pero ito yung nagre-register sa utak nila. Eh, ganyan pala ang gagawin ko. Pag nag-join ako, wag na lang. Kailangan pala. Dapat makulit ako. Tapos kailangan. Lagi kong araw-arawin. I-follow up yung prospect ko. Ayaw na yan. Kasi pipiling niya, ay, ang hirap pala. Oo, sabi ni Coach Basbate Vlogger ko, easy lang, kumbaga kalmahan mo lang. Hindi kung hindi mag-unity, so what? Next. Daming tao sa online eh. Eh pag halimbawa, basta wag ka lang makakalimot mag-follow up. Yun yung pinaka-bare minimum mo, pinalo up mo na. Dami pang rason, ayaw talaga. Ayan mo na. Kasi bakit? Hayaan mo na lang siya mag-contact sa'yo. Ano yung sabi ko dun, act like a busy person. Eh kung siya lang lagi pinapalo up mo, nung pinapakita mo, hindi ka busy. Siya lang ka-chat mo. Paano ka mag-act like a busy? Ito ha, tamaan sa pula. Di ba yung iba may mga friend tayo, nananadya. Pag-chat mo, after 3 months pa bago mag-reply. I have naman, 3 days lang. Di ba mga nananadya, 3 days minsan mag-reply. Isa, hindi nga lang sa negosyo nangyayari, pati sa mga kaibigan natin minsan eh. Minsan, kaya minsan, di ba, pag reply mo, bilis yung mag-reply. Tapos, after a day pa bago mag-reply sa'yo sa susunod. Oh, mga ganong approach ba? Kasi bakit? Sa business, kung sino yung parang walang pakit, parang relationship,
kung sino yung taong walang, kung sino sa dalawa, yung parang walang pakialam sa relationship nila. Siya yung may control. Anong ibig kong sabihin? Paano natin na-apply sa business? Pag ikaw detached ka lang sa kung anong ginagawa ng prospect mo, hindi agad nag-join, okay lang sa'yo, mas na-attract sa'yo yung prospect. Mas yung prospect mo magpa-follow up sa'yo. Kahit huwag nyo nang paniwala yung sinasabi ko, i-try nyo mismo sa inyo para ma-experience nyo. Experiment kayo. Yung isa, pag ang follow up nyo, yung isa, parang in-ignore nyo na. Nakikita nyo nagre-reply, hindi nyo pa binabasa. Diba? Di naman nila makikita pag di mo clinic eh. Reply mo after 2 days. Diba? Magugulat ka, tsaka mo pa yun makukonvince dahil doon. Ano mo lang, kalmahan mo lang. Kalmahan lang natin. Kasi kung mag-join naman yan, magkukusa yan. May na-forwardan nga ako. Sabi niya, hindi pa daw mapanood yung video kasi sa trabaho. Sabi ko, no worries. Update niya na lang pag napanood niya na para mag-guide ko siya for next step. Ganun lang. Ginaguide lang natin sila. Tandaan nyo, nililid lang natin sila sa closing. Ginaguide lang natin sila. Huwag tayong mag-deal. Huwag natin gagawin yung trabaho nila. Ano yung trabaho nila? Mag-oro, hindi. Trabaho natin ano? Mag-invite, mag-present, mag-close. Ilang trabaho natin? Huwag natin pagpalitin. Trabaho ng prospect kung jujuin yan o hindi. E kung hindi naging trabaho nila yun, trabaho natin present, invite lang. Diba? So, sa online, marami ako napapansin, marami na rin nag-online. Nakikita ko din yung ads ng iba. Basa ko. Kalmahan nyo lang. Kasi napansin ko din, ako 2014 pa ako nag-online eh. Pinakauna kong pay. Tawang-tawa ako eh. Kasi bakit? Galing din ako sa pagiging frustrated offline networker eh. Alam mo yung frustrated? Yung kahit anong sipag mo wala pa rin. So, nagaan talaga ako ng solusyon. Yung konti punta na, hindi agad ako ano pag may parang something, may problema. Nanapan kong solusyon. Kahit wala akong alam sa online, kahit ang cellphone ko kay pa dati, previous company ko, naral ko online, oh, di ba, gano'ng kahirap yun. May computer lang ako sa office namin. Kayo ngayon, may cellphone na, oh, may mga ganito na nga eh. O di ba, paano nyo mapapajoin yan? Pag may invite kayo, pa-attend nyo lang ng tawag dito, ng presentation. Ipasa nyo yung link. Pasa nyo lang, kasi malay manood siya or let's say sa live. Ano lang, di ba may mga OLMP tayo? Doon nyo siya invite. Pwede nyo din siya invite sa training, kagaya nito. Para bakit? Hindi pa man siya member, namomotivate na siya. Kahit sa live lang muna siya manood, wala namang problema din eh. Minsan nga, hindi mo sa OLMP, minsan mapapadyan yung tao eh. Minsan pag nasama mo siya sa training, nabuksan isip niya, doon yan pumapasok. May mga ganun akong member. Yung OLMP, di sa kanya po yung LMP, yung presentation, wala. Pero nung nakatama sa training, nabuksan yung isip, nag-join. May mga ganun eh. So, hindi ko sinasabing isa lang yung, ano, yung paraan ng pag-invite, yung mag-case system lang. Hindi, maraming paraan. Diba? So, ano nyo lang, basta huwag natin gagawin yung trabaho ng prospect. Trabaho ng prospect, mag-join or hindi, ang trabaho natin, mag-invite, mag-present, yun lang. Follow up atin yun. So, ganun lang. Hindi naman lagi mag-ano eh. Hindi naman lahat yun, pero bottom line, hindi ka lang tumitigin, may makukuha ka din. Minsan, ito, tip na lang sa inyo. Diba, ang tanong natin yung iba, ito kadalasan tanong to, kung kailan tayo magiging successful. Diba, yan na madalas natin tanong, baka yung iba sa inyo, tanong nyo din to. Kailan kayo magiging successful? Ito yung malaman? Yes po. Araw or panahon, pero may indicator. Pag sinabing indicator, di ba sa notification, biglang yung cellphone parang may nag-blue, mag-notify, indicator tawag doon. Pag gustong-gusto mo nang mag-quit, tapos tumuloy ka doon na malapit. Kung gusto mo nang mag-quit ha, as in gusto mo na, willing ka na mag-quit. Hindi ko alam kung ba't nandito ka ngayon, baka willing ka na mag-quit. Kaya ka nag-attend dito. Pero kung kailan mo yung time na parang gusto mo na mag-quit, dun pa lang, dun malapit ka lang sa success. Kaya dun sa napangyayari, yes. Normal yan. Ituloy mo pa. Ituloy mo pa. Kasi baka sabat na araw na lang, successful ka na. Yung inaanap mong tao na para sa'yo, di ba? Sa baraha nga, di ba, may 52 cards. O baka 47, 48, wala pa rin yung ano mo.
para yung alas mo ay maay, hindi pala sa 47, 46 lang. Umalim mo dun sa adek na pang 48, dun na lumabas yung alas mo. O diba, eh nag-quit ka, wala, hindi mo nakuha. So, kung kailan mo gustong mag-quit, mas dun mo dapat ituloy. Dibaling mabagal, dibaling huminto ka, dibaling magpahinga ka, huwag ka lang mag-quit. Alam mo sa magpahinga eh, tayo lang naman yung nagsasabi na hataw eh, pero kailangan mo doon magpahinga eh. Paya ka isang araw, hataw ulit. Kung gusto mo na mag-quit, di hataw lang ulit. Yan lang naman yung gamot eh. Anong gamot sa problema natin? Hataw. Pag hataw, may pera. Pag may pera, i-solve yung problema. Doon lang naman yun eh. Kung kailan gusto mo na mag-quit, doon mo lalong ituloy. Kahit pa isa-isa ka na lang yan, kahit minsan wala, minsan meron, madalas wala, tuloy mo lang kasi di natin alam eh. Yung nga, ano nga eh, yung nasa taas lang naman nakakalam kung kailan tayo magiging successful eh. Basta sunod lang tayo, ataw lang tayo, basta later on, lahat ng pinanggagawa natin, magugula tayo, mas malala pa yung bumalik kaysa dun sa ginawa nating effort. So doon naman sa lumipat, hindi ko din naman sila masisi, baka nainip sila. Tama? Baka nainggit or nainis or something, the personal issue, hindi ko alam. Pero sa atin, tuloy mo lang. Dito ka na eh. Yung iba, imagine nyo na lang to ha. Kaya nandito na sila tayo, nandito na sa loadman. Na yung iba, pinoproblema pa paano sila makakapasok. Hindi sila makatulog kasi hindi sila makapasok sa loadman na. Nag-isip pa sila ng paraan. Ay, naka-ano na eh, naka-join na eh. Tama? So, tuloy lang natin. Kahit minsan meron kang kinikita, minsan wala. Parang feeling mo walang ginagawa, walang nangyayari sa ginagawa mo. Tuloy mo lang. Eh, lahat naman na naging successful, dumating din sila sa point na gusto na rin nila mag-quit eh. Itinuloy lang nila. Doon sila naging successful. Kaya di ko alam kung kailan kayo magiging successful, paprakain ko na kayo. Pero, pag napansin mo na gusto mo na mag-quit, tapos tumuloy ka pa, dun ka na malapit. Malapit ha, hindi ko alam kung gano'ng kalapit yun, baka isang araw na lang pala yun. Tama? So, tuloy mo lang, yung araw mo, darating din yan. Di naman lahat talaga pare-parehas yung timetable ng pagiging successful. Kasi naniniwala sa gestation eh. Ito, the side segue na lang sa training. Konting motivation lang. May tinatawag tayong gestation. Ang bata, 9 months yun sa 10 bago lumabas, tama? Kasi pag lumampas, over maano na yan, over. Pag ano naman, kulang, immature. Tama? So, ang point yes, ko lang, kung ang point lang is kung after 5 years ka before magiging successful, tuloy mo lang. Eh, kung 10 years, tuloy mo lang yung gestation mo eh. Tandaan mo, wala tayong kalaban dito. Tayo lang naman yung naglalagay ng kailangan lampasan ko yung kinikita niya. Eh, ang resulta, hindi mo nalalampasan, depressed. Tama? Habang yung gusto mong lampasan, happy. So, ang point ko lang, kung let's say at the age of, sabi natin, 55, 45 ka maging successful, okay lang yan. Yung iba nga, hindi na inabot maging successful eh. Nayaan na lang nila. Diba? So, ano lang, tawag dito. Kung di mo pa oras, pasalamat ka kasi bakit? Nire-ready ka pa. Mas nakakatakot yung naging successful ka tapos hindi mo kayang hawakan yung success mo na binigay sa'yo. Mawala lang din mo. So, I rather learn the lesson na muna bago yung pera or ano yung, bago yung success. Kasi mas nagtitiwala ako sa process. Itong laptop, before ito naging ganito, grabe yung proseso, dinaanan ito. Yung table, before naging table yan, daming proseso yan. Same din sa atin. Huwag lang tayong mainip. Diba? So, sa mga nagsisimula, tuloy mo lang sa mga datyan, ha? Huwag mo lang pag-asa. Tama? Hindi, ano mo na lang, tuloy-tuloy mo na lang. Ang ganda ng mga sinasabi dito sa chat box. So, diba? Screenshot niyo yung mga ganyan para pag nalulubat kayo, tumarating talaga yun yung lubat. Hindi, basahin niyo yan. Kaya nga, importante yung ginagawa ni Ma'am Janice na, no? Ginagawa ko rin din dati, everyday sa mga prospect ko. Di ba, libre lang naman mag-copy-paste sa, ano, sa Google ng mga quotes. Hindi, forward mo lang. Malay mo, namomotivate din pala sila. At least, nag-positive yung sinishare mo, hindi negative.
Yan yung mga pinagsasabi nila dito. Screenshot mo. Para pag nilisalain ka, basahin mo lang ulit. Huwag yung old convo nyo. Baka yung old convo nyo binabasa nyo, yari kayo yan. Ano lang, motivation. So, yan, so tuloy-tuloy nyo lang. So, yun lang, wala na akong ano, baka may sasabihin pa kayo. So, ayan, Ma'am Rowie, din tsaka pa po ba? So, eh, meron pa po tayong mga katanungan po. Mali na naman po ba? Or may mga bumabagabag pa sa ating isipan? Baka nagulang so, kayo. Mag- Hello. Hello, Ma'am Nelma. May tanong po kayo, Ma'am? Opo, yung pag-ano, paglalagay ng mga tarpaulin sa tindahan. Okay din yun po. Wala magagalit sa atin. Yun, Ma'am. Ako ng ano? Anong? Yung paglalagay ng mga ano yun, yung tarpaulin sa may mga sari-sari store o kahit saan. Wala pa yun magagalit sa atin, Cops. Yung poster? Oo, yung mga tarpaulin. Lagay sa, halimbawa, ako, mayroon ako kausap, tapos lagyan ko sila ng tarpaulin, parang ganun, kahit hindi sila sumali. Ano ma'am, magastos, pero kayo kung effective naman, gawin nyo, kasi ang question doon, kung nakalagay sila ng tarpaulin, tapos hindi sila member, baka may biglang mag-inquire na member, magpa-load, walang load, baka problema yon. Hindi. Maganda sana yun para maano, ma-attract sa mga customers. Ang tanong ko ma'am, dun sa tarpaulin nyo, may number nyo bang nakalagay? Wala po, maglagay pa. Ano kayo i-contact niyan ng mga interesado? Ibibigay ko sa may ano, sa may tindahan. Ano nang ginagawa ko po? Opo. Parang yung lalabas, inquire inside. Eh, hindi naman member yung dinikitan nyo. Ano niya ikukunin? Meron po mga member din. Meron din mga member po. Mga repeater ko. Yun po mga suggestion lang, no? Kung member, lagyan yung tarpaulin. Pero pag hindi, poster lang. Pag sinabing poster, yung parang advertisement, di ba nakikita yun na may mga poster eh. Halimbawa, yung format yan, ano, nakahanap ka ba ng ganyan? Di ba? Ganun yung mga linyaan sa poster. Para pag member, lagyan nyo ng tarpaulin. Tsaka kung meron na mga ano, di pa pati yung ano eh, ngayon ko na lang sabihin, no? Yung iba, tinatakpan yung pantarpulo ng ibang company. So, sabihan nyo lang, pero wag yung takpan. Nag-effort din naman yung tao dyan eh. Hirap din eh. Di ba? So, ang nangyayari kasi tinatakpan eh, tapos proud pa, tinakpan. Kahit tinakpan yung pangalan dun sa mga nakakilala sa tarpaulin na yun, anong mangyayari? Anong message nun dun sa kabila? Grabe naman ka-desperado to, pati ba naman tarpaulin pinagtatakpan? Tanda nyo, hindi tayo dito politiko. Politiko, hindi ko naman nilalat. Huwag yung election na pala. Sorry. Ang point ko lang, wag yung takpan. Hindi kung meron na dyan tarpaulin, tabihan mo lang, pero wag mong takpan. Opo, tama po. Pero kung nagpaalam ka sa may-ari, pero ako ha, suggestion lang ha, best practice na lang, alam naman natin yung ethical sa hindi. Diba? Alam naman natin yung ethical sa hindi. Kasi bakit? Tandaan nyo, hindi ko nang alam, galing din ako dun sa previous company na yun, kahit papano malaki din ang bag nung sa akin na develop ako dito na kayo ang nakikinabang. Diba? Na yung mga experience ko dun, na ituturo ko dito, same din naman sa inyo, sa mga previous company nyo, na-develop din naman kayo doon. Hindi yung realization ko. Kaya kahit papano, walang naririnig yun doon sa akin. Kung magsasalita man ako ng tungkol doon, hindi ko nalang binabanggit. Ang naging realization ko, dapat kasi bukod sa natututo tayo, may mga realization din. Baga naisip ko, kung di din naman tayo din sa company na yun, di din ako matututo. Wala akong magiging training ground. Di din ako marunong mag-present. Hindi. Kayo na yung nakikinabang or tayo na yung nakikinabang,
Very nice. Somehow, naging part din siya. Although, hindi kami nagtagal. Sabihin natin ganun. Pero tamagal ako doon. Tagal din ako doon. Lahat ng learning na baon ko doon, dinala ko dito. So, kung doon sa tanong niyo, ma'am, na tarpaulin, kung nakikita niyo naman na mas, eto, lagyan niyo na lang ng contact number yung tarpaulin. Yun ang pinaka-best. Para kung may interesado, contact, or ano, for more info, contact, oh, contact this person, pangalan niyo, tas number. At least, hindi na dagdag trabaho doon sa may-ari ng pinadikitan niyo. Diba? Eh kung ako hindi dikitan, hindi ako papayag. Bakit? Dagdag trabaho yan sa akin eh. Tama? Wala naman akong mapapala. Tama? So, tama. Ano natin? I-balance lang. Put din natin yung sarili natin sa sitwasyon nila. So, ganun lang. So, ano pa po? Salamat po, Coach. Welcome po, ma'am. Ito talaga medyo mahaba eh. Malatas ang tagal pa magtanong. Yung magtatanong, 5 minuto bago magtanong. Kaya ako na lang po. At, sige, ma'am. Hello po. Joke lang yun, ma'am. Baka napilitan. Hindi po. Kanina pa po ako nag-antay. ano, coach? Mahingi lang po ng advice. Kagaya sa akin na ano, solo flight na tinatawag. Kasi po, ang target ko po kasi ngayon is ano, mga retailer po sa mga tinda-tindahan. Bali po, sila po yung ano, inuuna ko ngayon kasi syempre ang ano kasi mas malaki daw yung dealer package, kaya retailer po yung inaano ko. Ano pong may dagdag advice, ano pong dagdag niyo pong ano, advice po na gagawin para ma-convince ko po sila na maging dealer. Pero pinasok ko po sila, yung mga retailer ko pong nakuha tsaka yung mga na-invite ko. Pinasok ko po sila sa GC ko. Doon ko po sila yung pagiging dealer, doon ko po sila ano, ini-invite na para ano, para dilatahan lang. Meron pa po tayong mga tanong po. Hello po. Meron po si Chelsea, Ma'am Maria. Sige po, Ma'am Maria. Sige, Ma'am Maria, may dagdag pa kayo? Ayun po, nanghihingi lang po ng ano, ng dagdag advice po, coach. Kasi ano, hindi po ba na ano? Okay lang po ba yung ano ko? Apo, narinig. Narinig po ba? Narinig po. Ano po, dagdag advice lang coach, kasi ang ano po, yung mga target ko ngayon is retailer sa mga tindahan. Tapos ano, yung mga na-invite ko, kasi kagaya ko, taga-Murong Rizal ako, ngayon nandito ako sa kapatid ko sa Cavite, nag-ikot-ikot ako dito, mga tindahan po yung tinatarget ko para magiging retailer. Okay. Pang dagdag advice ko lang po, ma, para maging magano sila, mag-upgrade to dealer po. Dagdag tip, kumbaga. Sige. Yes po. Pagtindahan, ma'am, magkaroon kayong tinatawag na anchoring. Start kayo sa dealer. Para kung hindi naman kaya yung dealer, pwede siya mag-retailer. Mahirap kasi yung adjustment from retailer pa dealer. Pero from dealer mo siya na-orient, kung hindi niya kaya, pwede siya mag-retailer. Pag ako nagsasaturate, ang binibigay kong flyers, yung dealer package. Bakit? May tindahan yan. Pwesto pa lang yan, ilang libo na. Tama? So, kumbaga, tataasan mo lang yung psychological wallet mo, ma'am, na kung, kasi bottom line, ganito, mag-present ka ng retailer, mag-present ka ng dealer, ang bottom line, nag-present ka. Tama? Yes po. Pero magkaiba yung result. Na-close deal mo yun, 200 yun. Pero pag yung dealer, na-close deal mo, kung may pairingan ka, direct referral, pasak bonus, tapos pairing. Tama? Pero the bottom line, nag-present ka. Tama? Kumbaga, last option niya yung... Yes po. Ang ibig sabihin ng anchoring, kung mapapansin niyo sa mga restaurant, ang price nila 200 pataas. Tama? Bakit? Naka-anchor sila sa 200. Kaya kung magtitingin ka tag 250, hindi ka na matataasan kasi bakit? Nakita mo yung mga price nila tag 200. So, same din sa dealer ay sa ano, sa paghahanap niyo. Sabi niyo nga, solo flight.
eh wala naman tayo sigurong balak gawin yan mag-isa, puro retailer kayo lagi. Tama? So hanap kayo ng... Ano po, inano ko po sila na bilang dealer po. Pero ang mga ano po nila kasi is malaki daw po. Kaya inaalok ko na lang po muna is retailer. Tapos pinasok ko sila sa GC, doon ko po sila tinahandahan mag-ano para maging para malaman nila po ano po. Pabigyan niyo agad ganito agad pasok. Anong gusto mong discount? 3% or 4.5? Kasi usually pag tindahan, hindi naman agad networking nasa isip niyan. Gusto lang yan nasa bahay kayo imumotivate. Yes po. Network. So papiliin niyo lang anong gusto mong discount. 3% or 4.5%? Take note, all network. Mag-i-ship na yan. So yung 4.5, o pag sinabing 4.5, i-focus nyo na sa dealer, wag na kayo mag-explain ng retailer. Para dun lang siya nakatuon. Yes, pa. Ngayon, pag sinabing, okay, dealer, kaya naman yan eh, 4,000, sabihin nyo, maliit lang yan, sabihin nyo, permit lang yan. Yung ate ko nga, business permit, 15,000 agad eh. Tama? Ulit lang yung dapat na libo, permit lang yun. Actually, hindi. Ito, medyo nakakaya ang mga mini na, pero parang ito yung tingin ko ha. Yung 398, kaya ng estudyante yun eh. Hindi lang sila mag-date ng jowa niya ng isang buwan, may 4,000 na yun eh. May take 4,000 na sila. Tama? Oo. Ang estudyante yun natin eh. Kaya nga pag professional kung opera 398, pag minimum ka at least 3 head, grabe ka naman, pre. Ang laki ng sahod mo. Tapos 4,000 lang kukunin mo. Estudyante lang namin yun. Student package lang namin yun eh. Di ba, binaliit mo. May hiya yan. Ang gagawin, kukunin yung 3 paano, 3 heads. Ano lang, paglaruan nyo lang. Parang hindi naman paglaruan. Enjoyin nyo lang. Para lang kayo na umulot ng piin. So, ang suggest ko ma'am sa inyo, Ma'am Maria, since umiikot kayo, ang anchoring nyo dealer. Pag hindi niya kaya, hindi laro, sige. O, so, itas mo lang 1 week. Mag-retailer ka. Kasi pag pinalampas niyong 1 week, mag-i-enjoy na yan sa retailer, hindi na yan mag-a-upgrade. Ganyan yung nangyari sa iba kong retailer. Hanggang ah, okay po. So, sabi mo, sige, test mo lang muna 1 week. Pag nagustuhan mo, 1 week lang ha, mahaba na yun. Sabi niyo lang, 3 days nga lang dapat eh. Itetest lang niya naman yung system eh. Kung pumapasok. O, pag 3 days ka na, bigyan kita ng mas maganda pa dyan. Saka ko sa'yo offer yung dealer, di ba? Pero anytime mo naman pwede talaga i-open yung dealer eh. Ang point lang, matas lang nila yung system. Kaya may retailer activation tayo para yun doon sa mga taong duda. Para matas lang muna yun at matas lang muna nila yung system natin. Pag yun nagandahan, pumapasok yung load, mabilis na lang yung mag-dealer. Huwag yun nagpabain, lalo na kung tindahan. Kung bahay, siguro may tindahan ko kaya activate yung retailer. Eh, tindahan yan eh. Paludan yan eh. Laki ng pinapaload niyan. All network pa. Yes po, yes po. So yun ma'am, start kayo sa dealer. Yes po, thank you. Huwag retailer to dealer. Mahirap ang adjustment. At least naka-anchor. Okay po, thank you coach. Saka huwag kayo ma'am mag-decide na ano. Yan na naman, nag-decide tayo eh. Natawag dito na ano na retailer ka na lang kasi nalalakihan ka sa 4,000. Eh, trabaho lang naman natin mag-present eh. So, huwag natin silang unahan sa decision making. Anuin lang natin sila. I-guide pa. Guide lang natin sila. Ito pinapakuha ko sa'yo kasi mas malaki ang potential income mo dito. Pero same lang yung gagawin mo. Magpipindot ka. Diba? Mga ganun lang ba? So, yun. Any question pa po? Coach, thank you po. Welcome po. May tanong pa po? Hello po. So ayan, meron po bang mga tanungan pa po? Sorry, nahuhulog. Ang hirap po ng net dito eh. Meron pa po ba tayo mga tanong? Pwede pa po tayo magtanong habang prefa. Bukas, may bayad na po ito eh. So ayan, sino pa po may tanong? Pwede po magtanong. Sige po. Joke lang, coach. Or natanong mo yun, pwede rin naman, wala namang problema. Para mas mataas yung anchor mo, pinaka mababa mo niyan, provincial, di ba? Dahil ka sa 5 million, hindi, pinaka baba mo niyan, provincial.
Yeah, ang tanong ko ba sa'yo, kaya na ba ng psychological wallet mo? Kasi baka hindi pa kaya, baka yung sarili mo pa sabihin, weh, di nga, di baka i-discourage ka pa. Pero kung nagagawa mo na, hindi tuloy-tuloy mo na. Ganun lang naman yun eh. Yung pinakamahirap lang naman dyan, yung pinakauna eh. Yung sunod, madali na lang. Masanayan lang. Oo. Masasahan pag nakapagpa-join ka ng isang regional, madali na lang sa'yo yung pangalawa kasi nagawa mo na yung una. Ganun lang naman mani yun. Mani na lang, mani. Mani na lang. Ikaw pala yung coach ano eh. Carlo eh, ibang account gamit mo. Power ka. Regional hindi na kay, parang yung internet hindi bawagal. Hindi, para hindi bawagal. Ay, nisan nyo na. Eh, may regional ka na eh. Huwag mo nga pagluko-lukuin. Power. sige, ano pa pang tanong nyo? So, yan tanong na po tayo. Kung mga katanungan pa po. Wala na. Alright, wala na daw po. So ayan, lumalalim na rin po ang gabi. Siguro malinaw na po sa atin ang training for tonight. Thank you, Coach. Thank you. Coach, thank you. Thank you, Coach. Thank you po. Pasaway minsan, pero sana po, yung training po na magsilbing daan para